Kabanata 1981. Noong nakaraan, pagkatapos iligtas ang Big Yellow mula sa desolate ancient land, pumunta si Jiang Chen sa Feng Shi Immortal Court at nakipaghiwalay kay Dragon Shi San. Sinabi ni Dragon Shi San na maghahanap siya ng isang bagay na kailangan niya. Dumating na yata siya sa Ocean Domain. Maaaring ang napakalakas na dugo ni Dragon Shi San ang gumising sa mga espiritu ng ninuno sa loob ng itim na pagoda, at nagdulot ng napakalaking kaguluhan, na naging dahilan upang siya ay tuluyang mapasok sa tore. Ngayon, muling yumanig ang Black Tower at tiyak na may kinalaman ito kay Jiang Chen. Sa simula, hindi gaanong binigyang pansin ni Jiang Chen ang kalagayan ng libingan ng mga ninuno sa Demonic Immortal Island dahil ito ay bagay sa isla kung tutuusin. Pero ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Dahil kasangkot si Dragon Shi San, walang paraan na maibukod niya ang kanyang sarili sa bagay na ito. Bukod dito, si Jiang Chen ay walang kahit kaunting ideya kung si Dragon Shi San ay nasa panganib o nasa ligtas na mga kamay. Kuya Chen, kilala mo ba ang unggoy na yon? Lumingon kay Jiang Chen ang Heavenly Pang Demon Sovereign. Kuya, ang pangalan ng unggoy na iyon ay Dragon Shi San. Kami ay mabuting magkaibigan na nangakong mabubuhay at mamatay ng magkasama. Siya ay isinilang mula sa Heaven and Earth Spiritual Stone, at taglay niya ang kumpletong bloodline ng Battle Dragon Ape, na napakalakas. Naghiwalay kami at pumunta sa landas ng isa't isa sa isang punto ng oras. Pumunta ako sa Feng Shi Immortal Court, at pumunta siya sa Ocean Domain. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na siya pala talaga ang pumasok sa libingan ng mga ninuno mo. Kung hindi ako nagkakamali, ang dahilan kung bakit nanginginig ang Black Pagoda ay dahil sa bloodline ni Dragon Shi San. Hindi nagpigil si Jiang Chen ng anumang impormasyon nang magpaliwanag siya sa Heavenly Pang Demon Sovereign. Higit pa rito, hindi na siya kailangang maglihim dahil si Dragon Shi San ay nakagawa lamang ng isang ganap na kawalang galang sa pamamagitan ng pagpasok sa libingan ng mga ninuno ng iba. Sa katunayan, nag-aalala si Jiang Chen na ang Heavenly Pang Demon Sovereign ay maaaring direktang maghatid ng isang nakamamatay na sampal kay Dragon Shi San. Sa pamamagitan ng paglilinaw sa kanyang relasyon kay Dragon Shi San, masisiguro niya man lang ang kaligtasan ni Dragon Shi San. Kuya Chen, siguradong abnormal ka, at ganoon din ang para sa mga taong kaibigan mo. Umiti si Heavenly Pang Demon Sovereign at nagpatuloy sa pagsasalita. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit isang sinag ng liwanag ang bumaril sa katawan ng binatang iyon mula sa libingan ng mga ninuno. Ngayon, nakakakuha na ako ng kaunting kilanawan. Ang isang kumpletong Battle Dragon Ape bloodline ay tunay na nangingibabaw. Sa totoo lang, ito ang pinakamalakas na bloodline sa buong Demonic Immortal Island. Wala sa amin ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob ng Black Pagoda. Sana, huwag gumawa ang iyong kapatid ng anumang bagay na maaaring makapinsala sa ating Demonic Immortal Island. Matapos marinig ang mga salitang ito, sa kaloob-looban, si Jiang Chen ay pawis na pawis. Kung talagang winasak ni Dragon Shi San ang ancestral grave ng Demonic Immortal Island, tiyak na magiging seryoso ang kahihinatnan nito. Hindi malalaman ni Jiang Chen kung paano tutulungan si Dragon Shi San kung talagang mangyayari iyon. Demon Sovereign, lumalala ang kalagayan ngayon. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ng Blue Wolf Demon Sovereign sa tono ng pag-aalala. Bilang isa sa mga nangungunang opisyal ng isla, puno rin ng pag-aalala ang kanyang puso. Wala na tayong magagawa kundi maghintay. Hindi sinasadya ni Dragon Shi San na pumasok sa tore. Naniniwala ako na ito ang kagustuhan ng mga espiritu ng ninuno. Sa madaling salita, hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos. Maghintay pa tayo ng ilang sandali. Naniniwala ako na magkakaroon ng resulta sa lalong madaling panahon. Mahinahong sabi ng Heavenly Pang Demon Sovereign. Ang mga makakarating sa kanyang antas ng paglilinang ay natural na magkakaroon ng isang malakas na estado ng pag-iisip na nagpapahintulot sa kanila na manatiling hindi apektado at walang malasakit sa anumang bagay. Si Jiang Chen, na nasa tabi nila, ay hindi pa rin mapalagay ang kanyang isip. Palihim, ginawa niya ang Great Divination Art upang hulaan kung nasa mapanganib na sitwasyon si Dragon Shi San. Ang Great Divination Art ay isang malalim at walang kapantay na pamamaraan sa mundo. Ito ay halos imposible para sa isa na linangin ito sa pinakamataas na antas.
Para kay Jiang Chen, itinuring siyang pambihira dahil nagawa niyang linangin ito sa kasalukuyang antas nito. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang magpakita ng ilang mga pahiwatig ang Great Divination Art. Ayon sa kanyang hula, si Dragon Shisan ay hindi makakaharap sa anumang panganib sa pagkakataong ito, sa halip, ito ay isang napakabihirang pagkakataon para sa kanya. Gayunpaman, nakita din ni Jiang Chen na ang insidenteng ito ay maaaring magdulot ng napakalaking problema at maaaring hindi madaling lutasin. Sa kasamaang palad, hindi niya matuklasan ang mga detalye ng susunod na mangyayari. Para kay Jiang Chen, itinuring ng mabuti na ang Dragon Shisan ay wala sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Ang tanging bagay na magagawa niya ngayon ay ang eksaktong sinabi ng Heavenly Pang Demon Sovereign kanina teka. Maaari lamang nilang hintayin ang mga bagay na umunlad sa sarili nitong Rumble. Ang paggalaw sa loob ng Black Pagoda ay nagsimulang tumindi at ito ay nanginginig ng marahas at walang humpay, na parang may napakalaking kapangyarihan na lumalabas mula sa loob. Sa eksena, naramdaman ng lahat na babagsak na ang Black Pagoda anumang sandali mula ngayon. Rumble! Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na kalabog sa kalangitan. Kasabay nito, isang gintong haligi na nagliliwanag, nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa tuktok ng Black Pagoda. Ang haligi na umapaw sa enerhiya ay literal na nabasag ang tuktok ng gusali, at pinalipad ang kisame. Sumabog ang libingan ng mga ninuno. Eksakto, sa mga residente ng Demonic Immortal Island, ang Black Pagoda ang kanilang ninuno na libingan. Ang pagkakaroon ng tuktok ng gusali ay sumabog sa aktwal na nangangahulugan na ang libingan ay sumabog. Mula nang itayo ang libingan, ito ay dumaan sa hindi mabilang na mga taon nang walang mga gasgas o marka. Ngunit ngayon, isang butas ang nilikha sa tuktok ng gusali sa pamamagitan ng isang napakalaking kapangyarihan na nagmumula sa loob. Sa buong Demonic Immortal Island, ito ay talagang isang malaking issue. Mula sa loob ng tore, isang baliw na unggoy na nagmumula sa gininto ang pulang ilaw ay lumabas pagkatapos ng sinag ng gininto ang liwanag. Ang unggoy ay halos 10 Zang asterisk ang taas, at siya ay may matipunong katawan na puno ng kapangyarihan at kadakilaan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang makintab na bakal na cudgel at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng walang katapusang mga kulay. Isang marahas na aura ang bumalot sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tumayo siya sa itaas ng tore at itinaas ang kanyang ulo, nakaharap sa langit at umungal. Gra! Ang kanyang nakakabinging dagandong ay umalangaw-ngaw sa langit na walang katapusan. Patong-patong ng malalakas na sound wave ang umalangaw-ngaw sa lahat ng direksyon, halos mapunit ang kalangitan. Kasabay ng aura ng kanyang katawan, lahat ay nataranta. Unggoy! Sigaw ni Jiang Chen. Sa sumunod na segundo, natuklasan niya ang isang abnormalidad sa Dragon Shisan. Ang kasalukuyang Dragon Shisan ay ganap na nasa frenzied mode, na parabang wala na siyang kamalay-malay sa kanyang ginagawa. Ang kanyang katawan ay tila nakahawak sa isang hindi maapula na apoy na nagninangas mula sa loob kasama ng walang katapusang galit. Oo, ito ay sama ng loob. Mahirap ilabas ang ganoong klase ng sama ng loob, na parabang pinipigilan niya ito sa hindi mabilang na taon. Ito ay masama. Hindi ito sama ng loob ni Monkey. Baka may ibang tao na pilit na itinanim sa kanya. Napagtanto ni Jiang Chen na may napakalaking mali. Sa kanyang takot, ang kasalukuyang dragon na si Shisan ay nalulula na sa matinding sama ng loob, na ginawa siyang baliw na unggoy. Ano yan? Kailan pa tayo nagkaroon ng ganitong kalaking tao na pumasok sa libingan ng ating mga ninuno? Siya ay isang mabigat na Saint Ape. Ang kanyang bloodline ay napakabihirang matagpuan. Gayunpaman, ang ape na ito ay tila kumikilos sa isang ligaw na paraan. Ang marahas na unggoy na ito ay sinira pa ang libingan ng mga ninuno ng Demonic Immortal Island. Ito ay isang gawa ng ganap na kawalang galang sa isla. Hinding-hindi siya bibitawan ng mga miyembro ng isla. Walang sinuman sa mga tao sa eksena ang makapagpapanatili ng kanilang kalmado. Hindi mabilang na nakakatakot na pares ng mga mata ang nakaangkla kay Dragon Shisan. Gayunpaman, iba ang hitsura ni Qiu Chenyun at Qin Xuanbing nang makita nila ang Dragon Shisan. Nakaramdam sila ng pagkakilala mula sa marahas na unggoy. Dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan, wala silang maiugnay mula sa baliw na unggoy kay Dragon Shisan. Dahil sa nakaraang insidente sa Golden Horizon, ang Dragon Shisan ay kilala ng lahat sa tatlong Immortal Domains.
Sa makatuwid, hindi sila pamilyar sa kanya. Ruar, ruar. Si Dragon Shisan ay nasa frenzied mode. Puno ng matinding sama ng loob ang magkabilang mata niya habang walang humpay na umuungal, tumataas ang kanyang layuning pumatay. Nakita ni Jiang Chen na naabot na ng Dragon Shisan ang rurok ng First Grade Great Sovereign. May isip na si Dragon Shisan ay nakakuha ng napakalaking benepisyo sa Black Pagoda na nagbigay daan sa kanya na sumulong ng napakabilis. Sa pamamagitan ng Great Divination Art ni Jiang Chen, kinumpirma niya na ito ay isang maswerteng pagkikita ni Dragon Shisan, gayunpaman marami rin siyang haharapin na problema sa proseso. Ang hindi pangkaraniwang dami ng sama ng loob sa kanyang katawan ang pinakamalaking variable. Unggoy. Tinawag ni Jiang Chen si Dragon Shisan. Ang baliw na dragon na si Shisan ay inilipat ang kanyang tingin sa pinanggalingan ng tunog sa sandaling marinig niya ito. Nang makita niya si Jiang Chen, nanlambot ang kanyang galit na mga mata. Munting Chen. Sinigaw ni Dragon Shisan ang pangalan ni Jiang Chen sa medyo paos na boses. Nakahinga ng maluwag si Jiang Chen dahil alam niyang hindi nawala ng malay si Dragon Shisan. Hindi bababasa, nakilala pa rin niya si Jiang Chen na isang bagay na positibo sa sitwasyon. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Big Yellow? Tumingin si Jiang Chen kay Big Yellow, nauunawaan na mas alam ni Big Yellow kumpara sa kanya dahil ang Big Yellow ay ang reincarnation ng Demon Sovereign Dragon Sun. Ngunit sa kanyang pagtataka, nanatiling tahimik si Big Yellow, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Dragon Shisan. Sa pamamagitan ng ekspresyon ng kanyang mata, naramdaman ni Jiang Chen ang emosyonal na pagbabago bago ni Big Yellow. Anong ginagawa ng asong ito? Napakunot ng noo si Jiang Chen. Siguradong may bumabagabag kay Big Yellow. Sigurado si Jiang Chen na ang Big Yellow ay may maraming kasaysayan sa Demonic Immortal Island, kung hindi ay hindi magre-react si Big Yellow sa ganoong paraan. Demon Sovereign, ang Saint Ape na pumasok sa libingan ng ating mga ninuno ay nagpahayag ng kanyang sarili. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Parang nasa frenzied state siya ngayon. Dapat ba natin siyang alisin? Sabi ni Blue Wolf Demon Sovereign. Hindi. Nagmamadaling huminto si Jiang Chen. Kuya, si Unggoy ay dapat na kontrolado ng iyong mga espiritu ng ninuno, kung hindi, hindi siya magpapakita ng sama ng loob. Sinabi ni Brother Blue Wolf na ang liwanag ng mga espiritu ng ninuno ang gumabay sa kanya papunta sa Black Pagoda. Hindi niya ito pinasok sa kanyang sarili. Siya ay inosente. Talagang nag-aalala si Jiang Chen sa kaligtasan ni Dragon Shisan dahil ang mga nakatataas sa Demonic Immortal Island ay may sapat na dahilan para alisin siya. Bagamat naka-advance na si Dragon Shisan sa First Grade Demon Sovereign Realm, ang naturang Cultivation Realm ay itinuring na wala sa isla. Kung ang Heavenly Pang Demon Sovereign ay nagbigay ng utos na patayin si Dragon Shisan, agad na maaalis ang Dragon Shisan. Blue Wolf, pumunta at kontrolin siya. Huwag mo siyang saktan. Utos ni Heavenly Pang. Si Jiang Chen ay tumingin ng may pasasalamat kay Heavenly Pang. Sa pamamagitan lamang ng isang utos mula sa Heavenly Pang, si Dragon Shisan ay papatayin ng walang pag-aalinlangan. Roger. Nang inag ang chi ng Blue Wolf Demon Sovereign. Pagkatapos ay itinulak niya ang isang nakakatakot na kuko ng lobo kay Dragon Shisan. Ang nakakapagpalamig ng buto ng mga alon ng chi ng isang Third Grade Demon Sovereign ay kumalat na nagpapadilim sa kalangitan. Mabilis siyang kumilos dahil ayaw niyang makitang sirain pa ng baliw na Saint Ape ang libingan ng kanilang mga ninuno. Ano man ang nangyari sa Saint Ape na ito sa loob ng Black Pagoda, ang importanteng bagay ngayon ay ang pakalmian ang sitwasyon. Hanggat nasusupol ang Dragon Shayan, hamupo ang kaguluhan, at unti-unting malulutas ang usapin. Ruar, sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos maramdaman ang paparating na pag-atake, tumindi ang galit na chi ni Dragon Shisan, lumabas ang apoy mula sa kanyang maapoy na gininto ang mata. Itinaas at binasag niya ang malaking tungkod na bakal sa Blue Wolf. Hong Long, dalawang pag-atake ang konektado. Sa ilalim ng welga ng tungkod na bakal, nabali ang kuko ng lobo. Sa kabila ng katotohanan na ito ay isang pag-atake na nagmumula sa isang Third Grade Demon Sovereign, si Dragon Shisan ay hindi itinulak pa atros, lalo pat na sugatan. Ano? Sumigaw si Blue Wolf, hindi makapaniwalang nakatingin kay Dragon Shisan.
Sa kabila ng katotohanan na siya ay isang makapangyarihang third-grade great sovereign, ang kanyang pag-atake ay hindi nakagawa ng epekto sa kanyang kalaban. Sa halip, nakatanggap siya ng malaking pagkabigla mula sa impact. Siya ay totoong Battle Saint Ape. Higit na mas malaki ang bloodline niya kaysa sa akin. Makapangyarihan siya para labanan ako kahit isa lang siyang first-grade demon sovereign. Bumantong hininga si Blue Wolf at napatingin kina Heavenly Pang at Zhang Chen na may pagtataka. Big Brother Blue Wolf, ang lakas ng pakikipaglaban ng unggoy ay lubhang nakakatakot. Dahil sa kanyang cultivation base, wala siyang mahanap na kalaban sa mga ordinaryong third-grade demon sovereigns, sabi ni Zhang Chen. Talagang makapangyarihan ang baliw na unggoy na ito. Kaya niyang labanan ang Blue Wolf demon sovereign. Masyadong malakas ang bloodline ng unggoy na ito. Ang isang bloodline na tulad nito ay hindi dapat umiral sa panahong ito. Kahit na ang bloodline ng Heavenly Pang Demon Sovereign ay hindi kasing lakas ng sa kanya. Ito ay nagpapahiwatig na ang lakas ng bloodline ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa lahing demon. Dahil sa kalubhaan ng usapin, natatakot ako na ang Heavenly Pang Demon Sovereign ay kumilos sa lalong madaling panahon upang wakasan ang kalituhan na ito. Nagulat ang lahat sa kakayahan ni Dragon Shisan. Ito lamang ang nagpatunay na siya ay isang makapangyarihang halimaw na henyo. Hindi ka panipaniwala. Walang magawa si Yu Huafan. Sinulyapan niya si Zhang Chen, medyo naiinggit na si Zhang Chen, na isang abnormal na figure, ay nagawang makipagkaibigan sa isang tao na napakalalaban ng langit. Hayaan mo akong hawakan siya, sabi ni Heavenly Pang sa malalim na boses. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Kokontrolan niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtalo sa baliw na unggoy na ito. Gumalaw si Heavenly Pang. Isang napakalaking palad ang nabuo, naging isang malaking hola, na umaakyat patungo sa direksyon ni Dragon Shisan. Tumigil ka. Sa kasalukuyang sandali, isang malamig na boses ang inilabas mula sa Black Pagoda. Ito ay tunog sinaunang, at walang hangganang sama ng loob. Isa pa, boses iyon ng babae. Ang biglaang tili ay nagpatindig balahibo ng lahat. Tila isang espiritu na nagmula sa walang katapusang kadiliman. Agad itong binawi ni Heavenly Pang, na maglulunsad na sana ng pag-atake. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha niya. Walang alinlangan, ang boses na iyon ay dapat na nanggaling sa ancestral spirit ng Demonic Immortal Island. Lahat ay nagpipigil ng hininga, ginawang patay ang buong eksena, maliban sa nagngangalit na dagandong ng Dragon Shisan. Ang bawat pares ng mga mata ay nasa tuktok na ng Black Pagoda. Nakakapanghina ng lupa kung ang isang espiritu ng ninuno ay babalik upang mabuhay dahil alam ng lahat na ang bawat isa sa mga ninunong ito ay isang pinakamataas na demon sovereign. Sa ilalim ng mga tingin ng hindi mabilang na mga tao, isang masa ng puting usok ang tumaas mula sa Black Pagoda at lumipad sa itaas ng ulo ni Dragon Shisan. Ang figure sa loob ng usok ay hindi maliwanag. Ito ay isang figure ng isang walang kapantay na kagandahan, nakasuot ng mahabang puting damit at isang ulo ng asul na buhok na partikular na kapansin-pansin. Parang nasa 30 anyos na siya, ngunit walang ekspresyon ang mga mata at puno ng hinanakit ang katawan. Hindi siya ancestral spirit. Iyan lang ang embodiment ng sama ng loob, sabi ni Zhang Chen. Naunawaan niya ito sa unang tingin. Ang tunay na pagkatao ng babaeng ito ay maaaring namatay ng hindi mabilang na taon na ang nakalilipas ngunit ang hinanakit sa loob niya ay tuluyang nabuo ang kamalayan. Nagtataka ito kay Zhang Chen kung gaano kalaki ang sama ng loob para magkaroon ito ng hugis ng tao kahit na matagal nang namatay ang tao. Siya ang santo ng unang henerasyon. Tama iyan. Nakita ko ang portrait niya. Siya ay walang alinlangan na santo ng unang panahon. Ano ang nangyayari? Hindi ba patay na siya? Noong nakaraan, siya ay iniwan ng isang banyagang lalaki at namatay na may depresyong puso. Hindi ko ine-expect na hanggang ngayon nananatili pa rin ang sama ng loob niya. Nang makita ang larawan ng unang santo, ang mga eksperto ng Demonic Immortal Island ay bumulalas. Bagamat alam nila ang nangyari sa nakaraan, halos nakalimutan na nila ito. Ang hitsura ng santo ay nagpaalala sa kanilang lahat kung paano siya nakaipon ng napakalaking sama ng loob. Pagbati, ninuno, ako si Heavenly Pang. Magalang siyang binati ng Heavenly Pang Demon Sovereign. Pagkatapos ng lahat, siya ang ninuno mula sa unang panahon.
Kahit ang isang figure na tulad niya ay kailangang magpakita ng lubos na paggalang sa kanya. Ang malamig na mga mata ng santo ay hindi man lang sumulyap kay Heavenly Pang, gayunpaman, tumingin siya sa paligid at tumingin sa mga henyo ng isla, at sa siyam na dakilang immortal na hukuman, at sinabing, kung sino ang makakatalo sa santo unggoy na ito, ibibigay ko, ang tao ay isang magandang kapalaran. Ruar! Ruar! Sa sandaling mawala ang kanyang mga salita, umungal ng malakas si Dragon Shisan, nakakatakot na layuning pumatay na lumabas sa kanyang katawan. What the hell? Sumimangot si Jiang Chen, hindi alam kung ano ang sinusubukang gawin ng santo. Siya na lang ang natitira sa sama ng loob niya. Gusto niyang gamitin si Dragon Shisan para ilabas ang sama ng loob. Ang pinakamahusay na paraan upang mailabas ang kanyang sama ng loob ay sa pamamagitan ng pagpatay. Kapag naalis na ang sama ng loob niya, babalik sa normal si Dragon Shisan. Sabi ni Big Yellow, nakatutok ang mga mata nito sa kanya simula nang lumitaw siya. Sa taong iyon, ang santo ay lubos na nalulumbay bago siya namatay. Kung mapapawi nito ang kanyang sama ng loob, makakawala siya sa pagdurusa. Kung patuloy na mag-iipon ang sama ng loob na ito, sa kalaunan ay magiging isang mapaghiganting espiritu. Dahil sa kanyang lakas, ang kanyang galit ay wawasaki ng buong immortal world, mataimtim na sabi ni Heavenly Pang. Tama siya, tumango si Big Yellow. Walang mas nakakaalam kaysa sa kanya kung gaano nakakatakot ang santo ng unang henerasyon. Ang mga kahihinatnan ng kanyang pagiging mapaghiganti na espiritu ay hindi maiisip. I can feel a very strong resentment from her. Ayon sa mga tala, siya ay isang mabigat na 8th grade demon sovereign. Nagtataka ako kung bakit siya nagpakita muli pagkatapos ng mahabang panahon. Ang baliw na unggoy na iyon ay parang kontrolado ng santo. Napakalakas ng kanyang hangarin sa pagpatay. Hindi siya magiging madaling pakitunguhan. Bakit hindi natin subukan at tingnan? Hindi magsisinungaling sa amin ang santo. Ito ay isang magandang pagkakataon. Ang taong kayang talunin ang baliw na unggoy na iyon ay tatanggap ng hindi maisip na kapalaran mula sa santo ng unang panahon. Sa harap ng malakas na tukso, nagsimulang gumalaw ang kanilang mga damdamin. Ang ilan ay handang makipagsapalaran. Sino ang lalaban sa akin? Tumipad sa langit ang Dragon Shisan, nagbago ang kanyang katawan, nag-anyong tao na may itim at puting buhok, na naging simbolo niya. Ang kanyang maapoy na gininto ang mata ay nagliliyab na parang mainit na araw, na nag-iwas sa mga tao na tumingin sa kanila. Dragon Shisan. Agad na nakilala ni Qin Xuanbing si Dragon Shisan nang mag-anyong tao siya. Ano? Siya ang Dragon Shisan na pumatay sa marami sa ating mga henyo. Shit! Ang bastos na ito ay lumaki sa ganoong lawak. Parang kailangan ko na siyang tanggalin ngayon. Siya ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng sama ng loob ng Saintess, na ginagawa siyang walang iba kundi isang kasangkapan ng Saintess. Sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya, ang santo ay gagantimpalaan ako ng labis. Sa oras na iyon, ang aking cultivation base ay tataas. Ang napakalaking hangarin na pumatay ay lumabas sa katawan ni Lan Xian nang marinig niya na gagantimpalaan sila ng Saintess kapag natalo nila ang Dragon Shisan. Lalong tumindi ang kanyang determinasyon na talunin ang kanyang kalaban nang makumpirma niya ang pagkakakilanlan ni Dragon Shisan. Katulad ni Jiang Chen, si Dragon Shisan ay kaaway din ng Immortal Court na kailangang alisin sa lalong madaling panahon. Bukod dito, si Dragon Shisan ay isa lamang first grade demon sovereign, kahit na mukhang napakalakas niya ngayon. Dahil alam niyang mas mataas ang grade niya kaysa kay Dragon Shisan, lubos siyang kumpiyansa na papatayin si Dragon Shisan kung gagawin niya ang lahat. Sumimangot si Jiang Chen. Sa anumang kaso, ang kasalukuyang kalagayan ni Dragon Shisan ay nag-aalala sa kanya, kahit na bahagyang. Bagamat nagawa pa rin ni Dragon Shisan na manatiling may kamalayan, siya ang naging tagapagdala ng sama ng loob ng santo, ang kasangkapan para sa kanya upang mailabas ang kanyang galit. Sa madaling salita, kinokontrol siya ng santo. Kahit sino ay kayang labanan siya ngunit ang iyong buhay at kamatayan ay itinakda ng tadhana. Sa pamamagitan ng pagtalo o pagpatay sa santo unggoy na ito, magkakaroon ka ng akses sa aking mana. Muling umalangaw-ngaw ang boses ng santo. Ang pamana ng isang 8th grade demon sovereign ay sapat na para mabaliw ang mga tao. Kuya, ano ang dapat nating gawin ngayon?
Tumingin si Jiang Chen kay Heavenly Pang Demon Sovereign. Tulad ng sinabi ko, kung hindi mailabas ng santo ang kanyang sama ng loob ng buo bago siya mawala, hindi maiisip ang kahihinatnan. At saka, tiyak na nakuha na ng santong unggoy na ito ang mana ng santo, kung hindi, hindi siya uusad ng ganoon kabilis. Gayun din, ang katotohanan na ang santo ay handang ihatid ang kanyang sama ng loob sa kanyang katawan ay nagpakita ng kanyang pagtitiwala sa kanyang lakas, tugon ni Heavenly Pang. Tama siya. Nakuha na ni Unggoy ang mana ng santo, ngunit mayroon siyang sariling lihim na motibo. Gusto niyang gamitin si Dragon Shisan para ilabas ang kanyang galit, ibig sabihin ay papatayin ni Dragon Shisan ang sinumang sa kasamaang palad ay pipiliing harapin siya, sabi ni Big Yellow. Napansin ni Jiang Chen na ang mga mata ni Big Yellow ay hindi na umaalis sa santo mula noong siya ay lumitaw. Parang isang bloodshed talaga ang nakatadhana ngayon. Hindi alintana kung ito ang personal na motibo ng santo, hindi dapat magkaroon ng problema si Monkey na harapin ang mga henyo na ito dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, komento ni Jiang Chen. Malaki ang tiwala niya sa Battle Saint Technique ni Dragon Shisan na halos walang talo sa mundo. Ang pinakamalakas sa mga henyo dito ay ang pinakamataas na Second Grade Great Sovereign, walang Third Grade Great Sovereign. Dahil si Dragon Shisan ay nasa tuktok na ng First Grade Demon Sovereign at nasa isang baliw na estado, hindi siya mahihirapang harapin ang mga ito. At least, hindi manganganib ang buhay niya. Gayunpaman, nakaramdam pa rin si Jiang Chen ng walang katulad na pag-aalala. Hindi ang lakas ni Dragon Shisan o ng mga henyong disipulong iyon ang inaalala niya, kundi ang santo. May dahilan kung bakit binigyan ng mana si Dragon Shisan, at nagawang sumulong ng napakabilis. To put it bluntly, isa lamang siyang instrumento para mailabas ng santo ang kanyang galit. Ang higit na ikinabahala ni Jiang Chen ay ang sama ng loob na naipon ilang taon na ang nakalipas ay posibleng makapinsala sa Dragon Shisan, o mapapawi pa ang kanyang kamalayan kung hindi ito ganap na mailalabas sa kanyang katawan. Pero dahil sa sitwasyon, wala siyang magawa kundi ang mag-alala. Kahit na ang makapangyarihang Heavenly Pang Demon Sovereign ay walang magawa tungkol dito dahil siya ang kanyang ninuno. Kahit na siya ay nabuo lamang ng isang bakas ng sama ng loob, dapat pa rin itong ipakita ang kanyang paggalang sa kanya. Big Yellow, kilala mo ba itong santo? Tanong ni Jiang Chen kay Big Yellow na curious sa pamamagitan ng banal na kahulugan. Gayunpaman, hindi sumagot si Big Yellow. Palihim na siyang kumikilos mula nang dumating siya sa Demonic Immortal Island, at hindi sumasagot sa mga tanong ni Jiang Chen. Ay, bakit si Monkey ang pipiliin ng saintess ng unang henerasyon? Hindi ko alam kung ito ba ay mabuti o masama para sa kanya. Hindi napigilan ni Jiang Chen na mapabuntong hininga. Wala siyang mahanap kahit isang sandali para gamitin ang Great Divination Art sa sandaling ito. Dahil sa kahangahangang batong iyon. Siya ang unang nakatuklas nito, sabi ni Big Yellow. Ano? Halos mapasigaw si Jiang Chen, nanlaki ang kanyang mga mata. Ngayon lang niya naalala kung saan natagpuan ang kahangahangang bato na nagsilang kay Dragon Shisan. Ito rin ang lugar kung saan natuklasan ang Immortal Execution Order at Immortal Burying Coffin. Ipinapahiwatig nito na ang bato ay umiral ng napakatagal na panahon, hindi niya akalain na ang santo ng unang henerasyon ang unang nakatuklas nito. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit sumabog ang sama ng loob ng saintess nang lumitaw ang Dragon Shisan sa Ocean Domain. Maraming sikreto ang alam ng asong ito. Itong bastard and the saintess must know each other at ayaw niya lang sabihin sa akin. Si Jiang Chen ay nagkaroon ng salpok na tumalun papunta kay Big Yellow at binigyan siya ng isang malakas na kagat. Gayunpaman, walang silbi ang pagpilit kay Big Yellow kapag ayaw niyang magsalita. Ang tanging magagawa ni Jiang Chen sa ngayon ay maghintay, at manood ng palabas. Hindi bababasa, si Dragon Shisan ay isang First Grade Demon Sovereign ngayon. Ang gayong malaking pagpapabuti ay talagang isang magandang bagay sa kanya. Kung tungkol sa kahihinatnan, maaari lamang itong magbitiw sa kapalaran. Tumingon si Heavenly Pang at ipinahayag sa isang malinaw at malakas na boses, mga henyo ng Immortal World, ayon sa ninuno, lahat kayo ay pinahihintulutang harapin ang marahas na unggoy. Hanggat maaari mong talunin o patayin ang marahas na unggoy, hindi lamang ibibigay sa iyo ang mana ng santo, kundi gagantimpalaan ko rin ang napakalaking
Ang mananalo ay pinahihintulutang mag-uwi ng alinman sa mga Reg Along na tanggap ko ngayon. Hua, sa sandaling bumaba ang mga salita ni Heavenly Pang, nagkagulo ang mga tao. Ang malakas na layunin ng labanan ay nagsimulang magningning mula sa kanila. Ang mga nag-aalangan na mga henyo ay nangangati na ngayon para subukan. Ang pamana ng isang 8th grade Demon Sovereign at ang mga regalo ng Heavenly Pang Demon Sovereign ay masyadong mapangakit. Bagamat sila ay walang kaalam-alam tungkol sa mana ng santo, alam nila ang mga regalo na tinanggap ni Heavenly Pang ng husto. Anuman sa mga kaloob na iyon ay maaaring makinabang ng husto sa kanila, baka umabant pa sila sa 3rd grade Great Sovereign agad. Pakiramdam ni Jiang Chen ay hindi kapani-pani walang-walang magawa. Tila, itinutulak ni Heavenly Pang si Dragon Shisan sa bagyo, ngunit naunawaan niya kung bakit ginawa iyon ni Heavenly Pang. Gusto niyang alisin ang lahat ng hinanakit ng santo, na siyang pinakamahalaga sa lahat. Hindi magdadalawang isip si Heavenly Pang kahit na makakasakit iyon sa Immortal Courts. Ngunit sa sandaling ikaw ay nasa larangan ng digmaan, ang iyong buhay o kamatayan ay itinakda ng tadhana. Masisisi mo lang ang iyong kawalan ng kakayahan kung ikaw ay pinatay ng marahas na unggoy, muling nagsalita ng malakas si Heavenly Pang. Sa paghusga mula sa galit na hitsura ni Dragon Shisan, ang mga labanan ay tiyak na magiging buhay at kamatayan. Dahil sa lakas ni Dragon Shisan, ang walang katulad na mga henyo ng Immortal Courts ay posibleng mapatay. Upang maiwasan ang pagsuway sa Immortal Courts, ang mga henyo ay kailangang maging handa sa panganib. Kuya, huwag mong hayaang lumaban ang mga henyo ng iyong isla. Pinaalalahanan ni Jiang Chen si Heavenly Pang para sa kapakanan ng kanilang mga henyo. Ito ay isang hanggal para sa kanila na magkaroon ng buhay at kamatayang labanan sa Dragon Shisan. Sige, asul na lobo, mag-utos, hayaan ang lahat ng aming mga henyo na manatili. Ang utos ni Heavenly Pang ay kailangan dahil bilang mga henyo ng Demonic Immortal Island, bawat isa sa kanila ay lalaban para sa mana ng santa ng unang henerasyon ng walang pag-aalinlangan. Sino ang lalaban sa akin? Si Dragon Shisan ay nakatayo sa kalangitan, ang kanyang itim at puting buhok ay lumilipad sa hangin, ang kanyang mukha ay matatag at matatag, gayunpaman ang kanyang bakal na tungkod ay wala kahit saan. Sa kabila ng kontrol ng Saintess, alam ni Jiang Chen na hindi pa rin nawawala ang katinoan ni Dragon Shisan. Pupunta ako para patayin ka, Dragon Shisan. Isang malakas na boses ang narinig. Isang sinag ng asul na liwanag ang sumugod at huminto sa harap ni Dragon Shisan. Ang tao ay si Lan Xian. Ang Ethereal Immortal Court ay dumanas ng malaking pagkatalo sa pagkakataong ito. Ngayon, ang natitira na lang sa grupo nila ay si Lan Xian. Noong una, inakala niya na si Jiang Chen ay papatayin sa Myriad Wind Grand Formation ngunit sa huli, nakatulong ito kay Jiang Chen na makamit ang gusto niya sa halip, at binigyan siya ng pagkakataon na maging sinumpa ang kapatid ni Heavenly Pang Demon Sovereign. Mayroong matinding galit na nag-aalab sa loob ni Lan Xian ngayon. Gusto niyang ibulalas silang lahat kay Dragon Shisan. Sigurado siyang kaya niyang talunin at mapatay ang kanyang kalaban. Ipinakita ni Lan Xian ang kanyang kakayahan. Hindi mabilang na mga tingin ang nakatutok sa malawak na kalangitan kung saan nagsimula ang labanan. Iyon ang ultimate showdown sa pagitan ng dalawang miyembro ng young generation ng Immortal World. Dahil dito, tiyak na magiging kapansin-pansing labanan ito. Si Lan Xian ang gumawa ng unang hakbang. Bilang top-notch genius ng Ethereal Immortal Domain, kinatawa niya ang Ethereal Immortal Domain para batiin ang Heavenly Pang Demon Sovereign para sa kanyang kaarawan. Ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ay nasa tuktok ng Second Grade Great Sovereign Realm, na literal na isang antas na mas mataas kaysa sa marahas na unggoy. Bukod pa riyan, ang kanyang pambihirang likas na talento at likas na endowment ay nagbigay daan sa kanya na patayin ang sinumang ordinaryong 3rd grade Great Sovereign na eksperto ng madali. Natatakot ako na ang marahas na unggoy na ito ay hindi niya kapareha. Masyado pang maaga para mag-jump to conclusion. Iyon ay isang malakas at mabigat na Battle Dragon Ape. Ang ganyang bloodline na lumalaban sa langit ay isa sa 1,000,000 sa mundong ito. Hindi tayo maaaring gumawa ng mga pagpapalagay gamit ang ating sentido komon. Kung hindi mas mataas sa kanya si Lan Xian, tiyak na tiyak ang kanyang kamatayan sa paghaharap na ito. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, walang paraan upang sabihin ang kinalabasan.
Kahit ano pa, mataas pa rin ang tingin ko kay Lance Ian. Siya ay isang antas na mas malakas kaysa sa kanyang kalaban kung tutuusin. Ang Battle Dragon Ape ay maaaring mabigat, ngunit si Lance Ian ay hindi mas mahina kaysa sa kanya dahil siya ay isang henyo sa unang baitang sa Ethereal Immortal Domain. Bago magsimula ang labanan, nagkakagulo na ang mga nanonood. Ang naturang labanan ay inaasahang magiging katulad ng isang matinding labanan sa pagitan ng mga higanti. Karamihan sa mga tao ay pinapaboren pa rin si Lance Ian dahil ang kanyang antas ng paglilinang ay malinaw na nasa isang kalamangan kumpara sa unggoy. Ito ay isang malinaw na katotohanan na pagkatapos na makamit ang Great Sovereign Realm, halos imposibleng pumatay ng isang taong may mas mataas na antas ng cultivation, lalo na ang mga taong tulad ni Lance Ian. Sa itaas ng kalangitan, ang aura na pinalabas ni Lance Ian ay walang kapantay. Hinarap niya si Dragon Shisan ng walang takot at sumigaw, "Dragon Shisan, ang iyong mga kamay ay may bahid ng dugo ng mga miyembro mula sa Ethereal Immortal Domain. Ngayon, oras na para bayaran mo ito. Ang pagpatay sa iyo ay hindi lamang magpapahintulot sa akin na ipaghiganti ang aking mga namatay na kapwa-disipulo, ngunit makukuha ko rin ang pagpapala mula sa unang henerasyong santo ng Demonic Immortal Island pati na rin ang regalo ng Heavenly Pang Demon Sovereign. Ang iyong pag-iral ay determinado na maging stepping stone ko sa tagumpay. Isang miyembro ng Ethereal Immortal Domain. Napakahusay." Sa sandaling marinig niya ang background ng kanyang kalaban, ang sulok ng labi ni Dragon Shisan ay kumurbo sa malamig na pagngisi. Isang napakalaking layunin ng pagpatay ang agad na inilabas sa kanyang katawan. Dahil ang kanyang kaaway ay mula sa Ethereal Immortal Domain, wala siyang anumang pasanin sa pag-iisip. Hindi pa siya nakakasama sa mga tao mula sa Immortal Court of Ethereal Immortal Domain noong una. Mamatay man siya o ang kabilang partido. Bukod pa rito, si Dragon Shisan ay hindi kailanman naging magalang kapag nakikipaglaban sa isang kaaway na may balak na patayin siya. Hindi na lang kailangan na kumilos siya sa ganoong paraan. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Lumaban ka na lang. Ang unang henerasyong banal ay nagsalita sa isang walang malasakit na tono, na parabang hindi niya matiis ang dalawa na hayaang lumipas ang oras nang hindi kumikilos. "Dragon Shisan, pumunta ka sa impyerno." Lumipat si Lance Ian. Ang malakas na aura ng isang peak second grade great sovereign ay pinakawalan mula sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumamo sa direksyon ng marahas na unggoy. Kaagad, ang hangin ay napalitan ng isang napakalaking kamay na sapat na upang wasakin ang lahat sa lupa at sirain ang bawat posibleng buhay na nilalang. Pagkatapos ay sumugod ito patungo sa Dragon Shisan na may hindi mapigil ang pagdiin. Sakto sa oras. Ang layunin ng labanan ni Dragon Shisan ay ganap na na-activate. Siya ay isang tao na labis na nasiyahan sa labanan. Sa sandaling ito, sa pag-advance pa lang sa First Grade Great Sovereign Realm, puno na siya ng sigla. Ang pagkakaroon ng isang nangungunang henyo mula sa Immortal Domain bilang kanyang kalaban ang gusto niya. Ang pagkakaroon ng buhay at kamatayang labanan sa isang dalubhasa tulad ni Lance Ian ang dahilan kung bakit mas matindi ang labanan. Kahit na ginamit siya ng Saintess para labanan si Lance Ian, hindi siya nag-atubili na gawin iyon. At saka, deep inside, hindi niya tinanggihan ang santo sa paglalagay nito ng sama ng loob sa kanya. Anuman ang anuman, pakiramdam niya ay makatuwirang gawin ang isang bagay para sa santo dahil nakatanggap siya ng magagandang benepisyo pabalik sa Black Pagoda. Gumalaw din si Dragon Shisan. Gayunpaman, simple lang ang ginawa niya. Kinulong niya ang kanyang kamao at naghagis ng suntok, diretsyong tinutukan ang dambuhalang kamay. Simpleng suntok lang iyon pero may dala itong hindi matinag na aura habang umuusad ito, na lumilikha ng mga lamat sa malawak na kalangitan. Bang! Ang malalakas na pag-atake ng magkabilang eksperto ay nagbanggaan, na nagdulot ng nakakapangilabot na putok. Habang sinasalubong ng dambuhalang kamay ni Lance Ian ang suntok ni Dragon Shisan, agad itong naputol. Maraming lamat ang nabuo sa kalangitan. Ang isang nakakatakot na daloy ng chi ay nagsimulang gumuho tulad ng dagat sa panahon ng isang bagyo. Ang buong larangan ng digmaan ay nawasak. Ang labanan sa pagitan ng dalawang dalubhasang dakilang soberano ay tunay na nakakatakot. Ang isang simpleng pag-atake ay sapat na upang magdulot ng matinding pagkawasak sa langit at lupa. Kung walang magbubukas na larangan ng digmaan para kay Dragon Shisan at Lance Ian,
ang kanilang labanan ay magiging lubhang mapa ni Rev sa Demonic Immortal Island. Ang natitirang epekto ng kanilang paghaharap lamang ay some Iris sa libingan ng mga ninuno. Talagang malakas siya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lancian. Iba rin ang paraan ng pagtingin niya kay Dragon Shizan ngayon. Alam niyang makapangyarihan si Dragon Shizan ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang kanyang kalaban. Madali niyang na-neutralize ang pag-atake ko. Hindi man lang nag-iwan ng gasgas sa kanya ang pag-atake ko. Gayunpaman, hindi nagkakagulo ang puso ni Lancian. Sinusuri lang niya ang kakayahan ng kanyang kalaban sa pag-ataking iyon. Sa katunayan, mataas ang tiwala niya sa sarili niyang paraan. Kasama ang kalamangan na mayroon siya laban kay Dragon Shizan, naramdaman niyang mahihirapan siyang matalo sa labanan. Makapangyarihan siya. Tunay na karapat dapat siyang tawaging Battle Dragon Ape, isang nilalang na isinilang upang lumaban. Mahirap makahanap ng isang katulad niya na halos kapantay ni Lancian, isang eksperto na may mas mataas na antas ng cultivation kaysa sa kanyang sarili. Noong sinaunang panahon, ang kanilang lahi ay isa ng makalangit na pag-iral. Tila, mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa labanang ito. Manood ka lang. Ang kanilang susunod na palitan ay maaaring maging mas kaakit-akit. Sa palagay ko ay magiging seryoso si Lancian at ipapakita ang kanyang malalakas na pag-atake. Matapos masaksihan si Dragon Shizan na madaling durugan ang pag-atake ni Lancian, karamihan sa mga tao ay nagkaroon ng ganap na bagong pagtatasa sa kanya. Lalo silang naging pag-asa tungo sa pagsulong ng labanan. Sa kabila ng pag-alam na si Lancian ang nangunguna sa antas ng cultivation, wala na sa kanila ang nakabuo ng anumang conclusion tungkol sa kinalabasan ng labanan. Upang maging mas tumpak, walang nang ahas na sabihin na tiyak na matatalo ni Lancian si Dragon Shizan. Dragon Shizan, sinusubukan lang kita. Hindi na ako magiging malumanay sa iyo sa susunod. Napapaligiran ng walang kapantay na aura, ang chi sa kanyang katawan ay nagsimulang pumutok ng marahas. Itinaas niya ang dalawa niyang kamay at halos gumuhit sa hangin, na bumubuo ng imahe ng langit at lupa, na tila isang miniature na bersyon ng mundo, na dumidiin patungo sa Dragon Shizan. Sa pagkakataong ito, ipinakita na talaga ni Lancian ang kanyang pinakamalakas na diskarte sa Opens Iba, na maraming beses na mas malakas kumpara sa dati niyang pag-atake. Gayunpaman, ang mukha ni Dragon Shizan ay nanatiling hindi apektado kapag nahaharap sa isang nakakatakot na pag-atake. Walang kahit kititing na takot sa mukha niya. Totoong hindi ginamit ni Lancian ang kanyang buong lakas sa kanyang unang pag-atake. Gayunpaman, totoo rin na hindi rin ipinahayag ni Dragon Shizan ang kanyang tunay na potensyal. Battle Saint Technique Sining ng simbolo ng labanan. Paos ang boses ni Dragon Shizan. Ang pagsisimula ng battling symbol art ay kumakatawan sa simula ng isang labanan na tiyak na masisiyahan siya ng lubos. Swoosh! Ang pamamaraan ni Dragon Shizan ay nagdulot ng sinag ng maningning na gininto ang liwanag, tulad ng pinakamatalim na espada sa mundo na kayang sirain ang anumang uri ng mga kuta. Swish! Hindi ito isang pasabog na paghaharap tulad ng inaasahan ng lahat. Ang baras ng liwanag na ipinakita ni Dragon Shizan ay hiniwa ang imahe na ginawa ni Lancian sa kalahati na kasingdali ng paghiwa sa tofu. Pang! Matapos sirain ang imahe, si Lancian ay dumanas ng malubhang pagsalungat. Nang inag ng husto ang buong katawan niya at namutla ang mukha. This time, nabigla talaga siya to the core. Nakatitig kay Dragon Shizan na nakatayo sa tapat niya, ang kanyang mga mata ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Paanong napakalakas ng unggoy na ito? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Deep inside, nanlumo siya. Walang paraan para hindi siya madepress. Sa totoo lang, hindi ordinaryong teknik ang teknik na ginamit niya ngayon. Sa halip, ito ay isang pamamaraan na ipinagmamalaki niya. Sa simula, naisip niya na ang pamamaraan ay sapat na upang ganap na mapasuko ang Dragon Shizan sa pamamagitan ng pag-trap sa huli sa loob. Ang buhay at kamatayan ng kanyang kalaban ay nasa kanyang kamay. Sa kasamaang palad, ang lakas ni Dragon Shizan ay lampas sa kanyang imahinasyon. Walang kahirap-hirap na dinurog ang sarili niyang diskarte sa labanang iyon na lumalaban sa langit. Masyadong makapangyarihan. Ang paraan ng unggoy na ito ay talagang kakilakilabot. Kung hindi ako nagkakamali, ang teknik na ipinakita niya ay dapat ang Battling Saint Technique mula sa sarili niyang lahi. Ito ay overpowering.
Base sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na si Lansian ang kapareha niya. Siya ay ganap na reincarnation ng isang halimaw, isang nilalang na lumalaban sa langit. Madali niyang nadurodge ang mga pag-atake ni Lansian ng 2 beses, at hindi pa niya talaga nailalabas ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Nakakagulat naman. Kung hindi siya matatalo ni Lansian, sino pa sa eksena ang makakalaban ng marahas na unggoy? Wala sa mga taong naruroon ang hindi nabigla. Masyadong dominante ang performance ni Dragon Shisan. Tila, hindi ito nangangailangan ng kahit kititing na pagsisikap upang labanan si Lansian. Junior Brother Jiang, masyadong malakas itong kapatid mo. Si Yu Huafan, na nanunood ng labanan sa isang tabi, ay bumulong. Siya ang higit na nakauunawa sa mga kakayahan ni Lansian. Ang huli ay isang taong kapantay niya sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Noong una, inakala niyang matatalo ni Lansian ang Dragon Shisan, ngunit hindi sa puntong mapatay ang unggoy. Sa kasalukuyan, mukhang maituturing na siyang hindi masama kung mananatili siyang walang talo sa buong laban. Si Jiang Chen ay abnormal na. Ngayon, ang isa sa mga kaibigan ni Jiang Chen na lumabas nang wala sa oras ay kasing abnormal din niya. Talagang hindi ito nagawang tanggapin ni Yu Huafan. Siguradong mamamatay si Lansian. Walang pakialam na sagot ni Jiang Chen. Ang ganoong resulta ay nasa kanyang inaasahan na. Walang ibang makakaintindi sa kapangyarihan ni Dragon Shisan kaysa sa kanya. Ipinakita lamang ng Dragon Shisan ang battling symbol art ng Battle Saint Technique. Magiging pareho lang ang kahihinatnan ni Lansian kung ipapakita ni Dragon Shisan ang exterminating symbol art. Sinuri ni Yu Huafan si Jiang Chen ng isang nagulat na sulyap muli. Sa oras na ito, sa pagtitiyak ng kanyang nakababatang kapatid, hindi niya maiwasang isapuso ang mga salita ni Jiang Chen. Gayunpaman, nang sabihin ng kanyang nakababatang kapatid na si Dragon Shisan ay kayang patayin si Lansian, halos hindi siya makapaniwala sa kanya. Dragon Shisan, kunin ang pag-ataking ito. Ang langit at lupa ay walang kapantay. May marka ang dakilang daw. Sa wakas, ipinakita ni Lansian ang kanyang trump card. Biglang lumaki ang kanyang pisikal na katawan. Isang pakiramdam ng Great Dao ang lumabas sa kanyang katawan. Ito ang pinakahuling pamamaraan na ginugol niya sa kanyang panghabang buhay na pagmaster. Ito ay nagbigay daan sa kanya na gayahin ang marka ng dakilang Dao at direktang atakehin ang kaluluwa ng kanyang kalaban, sinisira ang pundasyon ng huli. Kailangan kong sabihin na ang disc arting ito ay mahusay. Nakalulungkot, ang Great Dao ay hindi isang bagay na madaling ma-master. Ang Lansian na ito ay kinamot lamang ang ibabaw. Simulation lang ang technique na ipapakita niya. Kung talagang iniisip niya na maaari niyang saktan ang kaluluwa ng unggoy sa ganoong pamamaraan, tiyak na sobra siyang kumpiyansa. Ang sulok ng mga labi ni Jiang Chen ay nakakurbo sa isang pagngisi. Ang Lansian na ito ay sabik na ituloy ang Great Dao. Sa kasamaang palad, ang pagmaster ng Great Dao ay hindi laro ng bata. Ang eksperto ay dapat pagpalain ng napakalaking swerte para sa bawat pag-unawa sa dakilang Dao. Halimbawa, ang Dao of Slaughter ni Jiang Chen. Talagang inilaan niya ang kanyang sarili sa pagpatay at siya mismo ang eksaktong salamin ng dakilang Dao. Para sa isang taong tulad ni Lansian na nag-aakalang mas mabuti siya sa moral kaysa sa iba, talagang nangangagat siya ng higit pa sa kanyang ngumunguya kung nais niyang ituloy ang mga marka ng Great Dao. Masasabi ni Lansian ang anumang gusto niya, ngunit sa totoo lang, hindi siya bagay. Battle Saint Technique pagpuksa sa sining ng simbolo. Si Dragon Shisan, na may suot na walang emosyong ekspresyon, ay muling nagpakita ng kanyang diskarte. Ang kakilakilabot na sining ng simbolo ng pagpuksa ay sa wakas ay isinagawa niya, na nagpahayag ng isang malaking salita, pagpuksa, sa hangin. Ang salitang kasing laki ng isang higanteng bundok ay nakasabit sa larangan ng digmaan. Ang salita mismo ay ang representasyon ng kamatayan. Sa ibabaw ng itim na salita, may itim na mukha ng tao. Ito ay hindi isang ordinaryong mukha ng tao, ngunit ang mukha ng hari ng impyerno sa halip. Siya ay isang tao na maaaring matukoy ang buhay at kamatayan ng isang tao sa isang pag-iisip lamang. Rumble. Ang exterminating symbol art ay walang kapantay sa mundo. Walang buhay na nilalang ang makakatakas sa kamatayan sa harap ng pamamaraang ito.
Kung ikukumpara sa pag-unawa ni Lan Xian sa Great Dao, ang aura ng kamatayan sa pamamaraan ni Dragon Shisan ay isang bagay na talagang makakaapekto sa estado ng isip at kaluluwa ng isang tao. Halimbawa, sa ilalim ng presyon ng Exterminating Symbol Art, naramdaman ni Lan Xian na ang kanyang kaluluwa ay nanginginig, at ang kanyang puso ay tumitibok. Nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa sa loob niya. Na sinundan ng isang dumadagandong na dagandong, ang teknik na ipinakita ni Lan Xian ay naging abo ng Exterminating Symbol Art sa isang kisap mata lamang. Ang sumunod ay ang napakalaking pagpuksa na bumagsak sa itaas ni Lan Xian. Pang! Dahil sa pagkasira ng kanyang teknik, si Lan Xian ay dumanas ng matinding backlash at matinding nasugatan. Kasabay nito, ang kanyang estado ng pag-iisip ay naging gulat dahil sa napakalaking presyon sa kanyang kaluluwa. Sa isang maikling sandali, hindi niya matiis ang nakakatakot na Exterminating Symbol Art. Ang Exterminating Symbol Art ay parang isang napakalaking bundok na dumidiin sa dibdib ni Lan Xian. Ang walang katulad na mapangwasak na kapangyarihan ay naging sanhi ng pagluwa ni Lan Xian ng isang subo ng sariwang dugo. Unti-unting hamina ang kanyang chi. Shua! Sa susunod na sandali, isang iron cudgel ang lumitaw sa mga kamay ni Dragon Shisan. Walang pag-aalinlangan, hinampas niya ito patungo kay Lan Xian. Hindi mabilang na mga nanunood ang sumigaw sa alarma. Sa puntong ito, may isip na ng sinuman na kung ang bakal na cudgel ay tatama sa vital point ni Lan Xian, tiyak na mamamatay siya. Bukod dito, sa kanyang kalagayan ngayon, tila hindi na makayanan ng kanyang katawan ang hampas na ito. Sumuko ako. Malakas na sumigaw si Lan Xian nang maramdaman niya ang napipintong panganib. Ito ay isang pakiramdam na nagmumula sa takot na namamalagi sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ito ay ang pakiramdam ng kamatayan. Para kay Lan Xian, sa kritikal na sandali tulad nito, ang kanyang prestihiyo, karangalan at lahat ng iba pa ay naging hindi mahalaga. Ang kanyang pinakaprioridad ay ang kanyang buhay. Kaya naman sumigaw siya. Gayunpaman, tinatakan na ni Dragon Shisan ang larangan ng digmaan at ang langit gamit ang kanyang aura, na hindi nag-iwan ng pagkakataon para makatakas si Lan Xian. Walang sino man ang pinapayagang sumuko sa isang buhay at kamatayang labanan tulad nito. Nang bumagsak ang boses ni Dragon Shisan, ang napakalaking iron cudgel ay walang awang hinampas sa ulo ni Lan Xian. Isang malungkot na panagoy ang huling tono ng boses ni Lan Xian na umaalingaungaw sa mundong ito. Sa ganap na katumpakan, ang kanyang ulo ay nabasag sa hiwa-hiwalay, at ang sariwang dugo ay patuloy na umaagos mula rito nang walang tigil. Isang peak second grade great sovereign genius ang pinaslang sa pinangyarihan. Pagkatapos noon, itinago ni Dragon Shisan ang kanyang bakal na cudgel. Nanatiling hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Para sa kanya, hindi siya magpapakita ng kahit kititing na awa sa mga henyo ng Ethereal Immortal Court. Diyos ko! Patay na si Lan Xian. Siya ay pinatay ng ganoon lang, sa pamamagitan ng isang bakal na yakap. Sayang talaga. Talagang isang malaking kawalan ito para sa Ethereal Immortal Court. Ang pagpapalaki ng isang henyo tulad ni Lan Xian ay nangangailangan ng maraming mapagkukunan. Talagang mabangis ang unggoy na ito. Hindi man lang niya hinayaang sumuko ang kanyang kalaban, lalo pang tumakas. Ang salbaheng unggoy. Ang kaguluhan sa gitna ng karamihan ay hindi napigilan sa sandaling ito. Ang ganitong resulta ay talagang lampas sa inaasahan ng lahat. Inasahan na ni Jiang Chen na mamamatay si Lan Xian. Naniniwala siya na ang Dragon Shisan ay hindi kailanman magpapakita ng awa kay Lan Xian. Bagamat napakalakas ni Lan Xian, ang kanyang lakas ay hindi malapit sa Dragon Shisan. Gayunpaman, ang mga walang gaanong pangunawa sa Dragon Shisan ay walang alinlangan na namangha. Maging si Yu Huafan ay nakanganga kay Dragon Shisan, ang mga bugzo ng damdamin sa loob niya ay hindi makayanin. Ito ang pinakamalaking dagok sa mga henyo dahil lahat sila ay mapagmataas na individual na hindi umaamin ng pagkatalo. Nang ang kanilang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanila, nakaramdam sila ng matinding pagkabigo. Tunay na kamangha-mangha, umiling si Yu Huafan at bumantong hininga. Bagamat nabanggit na ni Jiang Chen ang katakutan ni Dragon Shisan, walang paraan na hindi siya mabigla sa katotohanan na ang pinakamataas na second grade great sovereign ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makatakas bago siya napatay.
Hindi pinapansin ang reaksyon ng iba, ang napansin ni Jiang Chen ay nabawasan ng kaunti ang sama ng loob kay Dragon Shisan pagkatapos niyang patayin si Lan Xian, na parang ang maliit na bahagi ng galit ay nailabas, na isang magandang bagay. Ang ilusyonaryong santo, na nakatayo sa langit, sa wakas ay nagpakita ng ngiti sa kanyang mukha. Tila, siya ay lubos na kontento sa pagganap ni Dragon Shisan. Ituloy ang laban. Hindi ito limitado sa isa laban sa isa lamang. Maaari kang magsanib puwersa upang labanan ang santo unggoy na ito. Kung kaya mo siyang talunin, gagantimpalaan ka. Umalangaw-ngaw muli ang boses niya sa kawalan. Ang kanyang mga salita ay muling nagpasigla sa pagnanais sa puso ng mga henyo, at nagpalakas ng kanilang moral. Medyo mapilit siya. Umiling si Jiang Chen. Tubos na itinuring ng Saintess ang Dragon Shisan bilang isang kasangkapan para mailabas ang kanyang sama ng loob. Ang buhay at pagkamatay ni Dragon Shisan ay tila walang pakialam sa kanya. Nangangahulugan nito na hindi niya sila pipigilan kahit na ang ilang dosena sa kanila ay magsanib puwersa upang labanan ang Dragon Shisan. Lahat, sabi ng Saintess na pwede nating piliin na magsanib puwersa. Hanggat maaari mong talunin ang santo unggoy, ang santo ay magbibigay ng kanyang mana at regalo mula sa koleksyon na aking natanggap. Gayunpaman, hayaan kong ipaalala muli sa inyong lahat, mas mabuting sukatin mo muna ang iyong lakas bago mo piliin na lumaban. Ang iyong buhay at kamatayan ay itinakda ng kapalaran sa sandaling ikaw ay nasa larangan ng digmaan. Wala itong kinalaman sa Demonic Immortal Island, malinaw na sinabi ni Heavenly Pang. Para mailabas ang sama ng loob ng Saintess, wala siyang pakialam kung sisirain ito ang Immortal Courts. Siya ay isang taong walang takot. Hindi man lang siya natakot sa kapangyarihan ng Immortal Courts. Higit pa rito, sinabi na niya sa kanila na walang katiyakan na mabubuhay sila kapag nasa larangan na sila ng digmaan. Sila ang pumili kung magpasya silang harapin ang Santo Unggoy. Mayroon bang gustong sumama sa akin? Si Tan Jinye ng Miluo Immortal Court ay lumabas. Ang tukso ng dalawang gantimpala ay napakahusay upang labanan. Bukod pa rito, mayroon siyang lumang marka upang makipag-ayos kay Dragon Shisan na mabilis na lumaki na ang antas ng banta niya ay lumampas kay Jiang Chen. Ang pinakamahusay na paraan upang maalis ang banta na ito ay ang alisin ng Dragon Shisan sa lalong madaling panahon. Siyempre, mayroon siyang mahalagang paunang kinakailangan-kailangan niya ng mga karagdagang kamay. Sa kabila ng kanyang kaiabangan at kasakiman, hindi siya tanga. Alam na alam niya ang lakas ni Lan Xian. Dahil alam niya na kahit si Lan Xian ay agad na napatay, karamihan ay makakatagpo niya ng parehong kapalaran kung siya ay sumugod ng walang ingat. Sasamahan kita, isang lalaking nakasuot ng kulay abong sako ang nakatayo mula sa karamihan. Puno ng umbok na kalamnan ang matipuno niyang katawan. Masasabi ng isa na siya ay isang body cultivator sa unang tingin. Ang kanyang pangalan ay Liu He, isang henyo mula sa Radiance Immortal Court na may cultivation base ng peak second grade Great Sovereign, nakapantay ni Tan Jinye. Pareho siya ng intensyon kay Tan Jinye dahil ang kanyang Immortal Court ay isa sa tatlo na sinaktan ni na Jiang Chen at Dragon Shisan. Para sa mga eksperto ng tatlong Immortal Court na ito, parehong sina Jiang Chen at Dragon Shisan ang mga target na kailangan nilang alisin sa paningin. Ngayong napatay na si Lan Xian, tumindi ang kanilang pagnanais na lipulin ang Dragon Shisan. Sige, sino pa ba? Tumingin si Tan Jinye sa mga henyo. Matapos masaksihan ang pagkatakot ni Dragon Shisan, alam niyang hindi pa rin sila sapat para talunin ang Dragon Shisan. Kailangan nila ng kahit isa pa na kapareho nila kung gusto nilang talunin ang Dragon Shisan. Ako, isa pang lalaki ang tumayo. Siya ay isang henyo mula sa Limitless Immortal Court na nagngangalang Luo Wanjian, na may parehong cultivation base sa dalawa. Sikat siya sa pagwawalis ng anumang bagay sa paligid niya gamit ang kanyang espada. Inialay niya ang kanyang buhay upang linangin ang espada. Kabisado niya ang sarili niyang Tao of Sword, na tumulong sa kanya na makapasok sa Great Sovereign Realm. Nagningning ang mga mata ni na Tan Jinye at Liu He nang makita nilang si Luo Wanjian iyon. Sa pagkakaroon ng ganitong makapangyarihang henyo sa kanilang koponan, nadama nila ang higit na kumpiyansa sa pakikitungo kay Dragon Shisan. Sino pa? Tanong ulit ni Tan Jinye. Tan Jinye, hindi mo ba alam kung ano ang kahihiyan? Mayroon ka ng dalawang tao sa iyong koponan. Hindi ako sasama sa iyo.
If it's 4 versus 1, then kahit manalo tayo, walang maipagmamalaki, at kung matalo tayo, wala na tayong lakas ng loob na itaas ulit ang ulo natin in public, one man said in a sarcastic tone. Tama iyan. May sarili pa tayong dignidad. Hindi natin ibubuli ang kalaban natin dahil lang marami tayong tao. I rather not fight the battle kung hindi ko kaya. Hindi ko kayang ipahiya ang sarili ko, dagdag pa ng isa pang lalaki. Makatwiran ang sinabi nila. Ang mga taong tulad nila ay higit na nagmamalasakit sa kanilang reputasyon. Bawat isa sa kanila ay isang kilalang figure, isang kinatawa ng kanilang henerasyon at kani-kanilang immortal court. Sila ang nakikipaglaban sa maraming kalaban ng sabay-sabay. Hindi pa nila sinubukang magsanib puwersa para lang labanan ang isang kalaban. Ang kanilang matinding pagmamataas ay hindi nagbigay daan sa kanila na gumawa ng ganoong desisyon. Ngayon, tatlo na ang nakuha ng team ni Tan Jinye, which was the most they could get because no one else was shame enough to join them after the sarcastic remarks made by the two. Humph! Kumikilos tayo batay sa partikular na sitwasyon. Ayos lang kung lahat kayo ay nag-aatubili na sumali sa amin. Sapat na kaming tatlo para talunin si Dragon Shisan. Huwag kayong lahat ay maiinggit kapag nakakuha tayo ng mga kayamanan pagkatapos nito. Malamig na bulong ni Tan Jinye. Hindi tulad ng ibang mga henyo, mayroon siyang napakalalim na sama ng loob kay Dragon Shisan. Sige, sapat na tayong tatlo. Aalisin ko ang sarili ko sa team kung may pipiliing sumali ngayon, sabi ni Luo Wanjian. Siya ay isang tao na nag-aalala tungkol sa kanyang reputasyon. Bukod dito, walang hinanakit ang Limitless Immortal Court kay Dragon Shisan. Ang tanging motibo niya sa pagsanib puwersa sa dalawa pa ay upang makakuha ng bahagi ng mana ng santo at ang kayamanan ng Heavenly Pang Demon Sovereign. Sa pagkakaroon ng parehong pag-iisip tulad ng iba, tatlo ang pinakamataas na maaari nilang magkaroon sa isang grupo. Kaagad siyang aalis sa koponan kung magdadagdag ng isa pa ang dalawa. Sapat na ang kahihiyan na kailangan nilang magsanib puwersa para lamang labanan ang isang kalaban. Para saan ang lahat ng ingay na ito? Para sa mga handang mamatay, bilisan mo. Demanding sabi ni Dragon Shisan. Ang pagiging mapagmataas ay ang kanyang likas na katangian, na kung saan ay lubhang pinalakas ngayong siya ay nasa ilalim ng kontrol ng sama ng loob. Dragon Shisan, huwag kang masyadong mayabang. Papatayin kita ngayon. Sabi ni Tan Jinye habang siya ay pumailang lang sa langit at huminto sa harap ni Dragon Shisan, na sinundan ni Liu He at Luo Wanjian. Ang larangan ng digmaan ng mga sovereign ay malilikha kaagad kapag ang hindi kapanipaniwalang mga alon ng chi ay ibinugaw mula sa kanilang mga katawan na naghihiwalay sa kanilang mga sarili mula sa kapaligiran. Junior Brother Jiang, ano sa palagay mo ang tatlong laban sa isang labanan na ito? Tumingin si Yu Huafan kay Jiang Chen at nagtanong. Ipinagpalagay niya na maaaring hindi na kasing kumpiyansa si Jiang Chen gaya ng dati. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi katulad ng dati, si Lan Xian ay namatay pangunahin dahil hindi niya pinapansin ang kanyang kalaban. Ngayon, may tatlo sa kanila na may parehong cultivation base at maaaring magtulungan ng mahusay. Dahil nasaksihan nila ang kitakot-takot na paraan ng Dragon Shisan, tiyak na hindi nila mamaliitin ang kanilang kalaban. Kaya, mahirap sabihin kung ano ang kahihinatnan ng labanang ito. Senior Brother Yu, may tiwala akong sasabihin na siguradong mamamatay sina Tan Jinye at Liu He. Para kay Luo Wanjian, maaaring mabuhay siya, nakangiting sabi ni Jiang Chen. Malaki ang tiwala niya sa kakayahan ni Dragon Shisan. Nagsanib puwersa man sila, hindi pa rin sila kalaban sa kanya. Higit pa rito, alam ni Dragon Shisan na sina Tan Jinye at Liu He ay mula sa Miluo Immortal Court at Radiance Immortal Court. Alam ang malalim na sama ng loob sa pagitan nila, hinding-hindi niya hahayaang mabuhay sila kahit anong mangyari. Dahil walang sama ng loob sa pagitan nila ni Luo Wanjian, maaaring bigyan niya siya ng pagkakataong mabuhay. Dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Dragon Shisan, napakadali at natural na pumatay. Sigurado ka ba? Sinaman siya ng tingin ni Yu Huafan nang may pag-aalinlangan. Manood ka lang. Nagkibit balikat si Jiang Chen. Hong Long. Isang matinding labanan ang sumiklab sa larangan ng digmaan sa itaas. Sina Tan Jinye at Liu He ay naglunsad ng malalakas na pag-atake. Ang buong larangan ng digmaan ay nabalot ng marahas na labanan chi.
Nabasag ang kawalan sa paligid. Hawak ni Luo Wanjian ang isang malaking gintong espada sa kanyang kamay. Isa itong tibak na walang kapantay. Ang sword chi na ibinugo mula sa pag-indayog ng kanyang espada ay nagpadilim sa kalangitan. Haha, dalhin mo na. Sa harap ng tatlo, hindi nagpakita ng takot si Dragon Shi San. Ang kanyang maapoy na gininto ang mata ay kumikinang ng maliwanag. Sa pamamagitan ng pagpapalipat-lipat ng kanyang Battle Saint technique sa maximum, lahat ng Battle Chi na kanyang na-condensed ay naging marahas na pag-atake, na sumusugod sa tatlong target. Hong Long. Ito ay walang alinlangan na ang rurok na labanan ng kabataang henerasyon. Kahit na ang mga manunood ay naramdaman ang pagtaas ng presyon ng kanilang dugo nang hindi mapigilan. Hindi pa tapos ang laban. Ang mga pag-atake ng tatlo ay ganap na nadepensahan ng Battle Saint technique ni Dragon Shi San. Lalong lumakas ang layunin ng labanan ni Dragon Shi San pagkatapos magsimula ang labanan. Isa siyang panatiko sa labanan tulad ni Jiang Chen. Ang kanyang napakalawak na hangarin sa pakikipaglaban ay mababawasan kung ang kalaban ay isang mahina. Kaya, kung mas malakas ang kalaban, mas nasasabik siya. Nakakamangha. Ang Dragon Shi San na ito ay talagang napakapangit na henyo. Sa kabila ng katotohanan na mas mababa ang kanyang grado kumpara sa kanyang mga kalaban, na kaya pa rin niyang labanan ang mga pag-atake ng tatlong henyo nang walang kahirap-hirap. Tama iyan. Kung ang Demonic Immortal Island ay makaka-recruit ng ganitong henyo na lumalaban sa langit, tiyak na tataas ang prestihiyo ng isla. Malaki ang posibilidad na ang Battle Saint Ape na ito ay malampasan ang Heavenly Pang Demon Sovereign sa hinaharap. Makikita natin. Aling panig sa tingin mo ang mananalo? Mahirap sabihin. Kahit na manalo silang tatlo sa labanan, halos imposibleng mapatay si Dragon Shi San. Nagkalat ang pagtataka sa mga manunood. Kailangan nilang aminin na ang matinding labanan na ito ay mas kapanapanabik kaysa sa panunood kina Jiang Chen at Xiao Wangqing na dumaan sa Myriad Wind Grand Formation. Hong Long, na puno ng makulay na mapangwasak na alo ng chi ang buong larangan ng digmaan na nakatago sa paningin ng lahat. Ang tanging naririnig lang ng mga manunood ay ang walang humpay na dagandong at dagandong. Myriad Swords Return Art. Pinalayas ni Luo Wanjian ang sword technique na pinagmamalaki niya. Ang kanyang katawan ay puno na ngayon ng layunin ng labanan. Hindi niya akalain na ang isang first grade great sovereign ay maaaring maging ganito kalakas. Hindi malalaman ng isang tao kung gaano katakot ang Dragon Shi San hanggang sa lumaban sa kanya sa larangan ng digmaan. Hindi bababasa, si Luo Wanjian ay naging seryoso sa puntong ito. Sa pagharap sa ganoong kalaban, hindi niya maiwasang magseryoso. Kahit na tatlo sila, anumang pagkakamali o kapabayaan ay maaaring magbuwis ng kanilang buhay. Pagpuksa sa sining ng simbolo. Puksain ang langit at lupa. Umungol si Dragon Shi San. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-transform sa isang humigit-kumulang 100 metrong marahas na unggoy. Ang kanyang katawan ay puno ng galit na chi. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng 1 bingga. Siya ay exerted ang simbolo sining sa kanyang pinakamalaking lawak, na radiated ang kahulugan ng annihilation. Sobrang nakakatakot na kahit na ang mga nanunood ay mararamdaman ito ng husto. Ang tatlo sa kanila ay nagsimulang manginig sa takot, nagbago ang ekspresyon ng mukha nila. Sa kabila ng mental na paghahanda nila para kay Dragon Shi San, minamaliit pa rin nila ang kanyang kakayahan. Huwag mong pigilin ang alinman sa iyong lakas. Sigaw ni Luo Wanjian. Hong Long. Sa totoo lang, alam na ng dalawa pa ang gagawin kahit walang paalala ni Luo Wanjian. Sa harap ng galit na Battle Saint Ape, hindi sila mangangahas na pigilan ang anuman. Kaagad, ipinatawag nila ang kanilang Sovereign Weapons at Trump Card. Sabay-sabay, mula sa tatlong magkakaibang direksyon, sinalakay nila ang Dragon Shi San. Ang buong larangan ng digmaan ay nahulog sa kaguluhan mula sa walang katapusang bilang ng mga shockwave na walang tigil na bumabagsak sa lahat ng dako na parang mga alo ng tsunami na pumawi sa buong field. Ang Dragon Shi San ay naging isang walang kapantay na mabangis na unggoy. Ang apokaliptik na aura na kanyang inilabas ay naging dahilan upang manginig sa takot ang kanyang kalaban. Sa ngayon, alam ni Tan Jinye at ng kanyang grupo na wala silang pagkakataon laban sa kanya kahit na silang tatlo ay nagtutulungan sa isa't isa, na naging sanhi ng pag-iisip ng mga ito ng pagsisisi sa pagtungo sa larangan ng digmaan. Rumble!
Ang matinding sagupaan sa pagitan ng mga pag-atake ng trio at ng exterminating symbol art ay nagbunga ng maraming tumbling shockwaves. Ang mga pag-atake ni Tan Jinye at Liu Yi ang unang nabasag at sinundan ng pag-atake ni Luo Wanjian. Ang hindi mabilang na sword chi na pinakawalan mula sa Myriad Swords Return Art ay sinasabing hindi masisira. Gayunpaman, ganap itong nawasak sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake ng exterminating symbol art. Sa pagkawasak ng sword chi, napaatras si Luo Wanjian tulad ng dalawa sa pag-atake ni Dragon Shisan. Ang mga ekspresyon ng tatlo ay sobrang pangit dahil ang kanilang chi ay nasa ganap na kaguluhan, sina Tan Jinye at Liu Yi ay umapaw pa ang dugo mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Ang tatlo ay pawang nasugatan matapos ang sagupaan. Ang pagkakaroon ng kaunting pinsala sa ilalim ng gayong matinding labanan ay magiging lubhang nakamamatay, na magiging sanhi ng paglaki ng agwat sa pagitan ng magkabilang panig. Ruar! Ang galit ng Dragon Shisan ay walang hangganan. Ang sama ng loob na ibinubugaw mula sa kanyang katawan ay naging mas pinakipot, at namuo sa isang malakas na hangarin na pumatay. Ang exterminating symbol art ay muling inihagis sa mukha ng hari ng impyerno, na nagmaterialize sa itaas ng kanyang ulo. Si Tan Jinye ang unang nalock at ang pag-atake ay sumugod sa kanya. Shit! Ang taong ito ay sobra-sobra para sa akin upang mahawakan, nagpipiyan sa ako. Bulalas ni Luo Wanjian. Pagkatapos ay umatras siya mula sa larangan ng digmaan sa isang iglap. Siya ay isang napakatalino na tao. Matapos masaksihan kung gaano nakakatakot si Dragon Shisan, kailangan niyang aminin na may malaking agwat sa pagitan ng Dragon Shisan at sa kanyang sarili kahit na nag-aatubili siyang gawin iyon. Nagtulungan silang tatlo sa isa't isa, ngunit pakiramdam nila ay isa-isa silang lumalaban sa labanan. Naniniwala si Luo Wanjian na kung patuloy silang lalaban, matatapos din sila tulad ni Lan Xian. Sa katunayan, naamoy na niya ang kamatayan sa ngayon. Kahit na isang kahihiyan ang pag-urong, wala siyang pakialam sa sitwasyong kinakaharap. Mas mabuting pangalagaan ang sariling buhay. Higit pa rito, siya at si Dragon Shisan ay hindi nagdala ng anumang matinding sama ng loob sa isa't isa. Kung tutuusin, maging sina Tan Jinye at Liu Yi na nagtatanim ng matinding sama ng loob kay Dragon Shisan ay naghahanda ng umatras matapos makitang umatras si Luo Wanjian. Tanging trahedya lamang ang naghihintay sa kanila kung patuloy pa rin silang lalaban sa isang kaaway na walang kapantay. Nagkatinginan silang dalawa, at sakasabay na tumalikod sa kanilang likuran para tumakas. Sinusubukan nilang gayahin si Luo Wanjian na umatras na. Gayunpaman, nalaman nila na ang exterminating symbol art ay ganap na nakalock sa kanilang chi, na naging imposible para sa kanilang dalawa na makalayo. Ang pressure na dulot ng Battle Saint technique ay nakalockdown ang buong battleground. Sa madaling salita, hindi binalak ni Dragon Shisan na palayain sila sa simula pa lang. Si Jiang Chen ay higit na naiintindihan si Dragon Shisan, lalo na ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay. Ang tatlo ay mga henyo, at tiyak na makakatakas sila sa kanilang buhay kahit na natalo sila sa laban. Halos imposible para sa Dragon Shisan na pigilan silang lahat. Kaya naman, pinayagan niya si Luo Wanjian na umatras at ibigay ang lahat ng kanyang pagsisikap na harapin sina Tan Jinye at Liu Yi. Dahil ang dalawang taong ito ay kalaban niya, walang dahilan si Dragon Shisan para palayain sila. Damn it! Sabay nating labanan siya! Ang ekspresyon ng mukha ni Tan Jinye ay nagbago ng husto, dahil naramdaman na niya ang malakas na pagkatok ng kamatayan sa kanyang pintuan. Sigurado siya na wala siyang pagkakataon na labanan ang exterminating symbol art ni Dragon Shisan kahit na ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya. Gayunpaman, walang pagpipilian si Tan Jinye kundi harapin ito ng direkta. Nagbigay siya ng malakas at marahas na enerhiya at binasag ito laban sa exterminating symbol art. Rumble! Ah! Pero sa pagkakataong ito, hindi naging madali. Ang kapangyarihan ng exterminating symbol art ay kasing lakas ng dati. Walang pagkakataon si Tan Jinye dahil nang hina ang kanyang lakas dahil sa matinding pinsalang natamo niya. Isang nakakaiyak na sigaw ang narinig mula kay Tan Jinye habang ang isang braso nito ay durog at bumulwak ang dugo na parang fountain. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi niya gustong mamatay, at hindi niya akalain na balang araw ay lalapitan siya ng kamatayan ng ganito. Pumunta ka sa impyerno. Ang kalupitan ni Dragon Shisan ay walang hangganan.
gamit ang bakal na cudgel sa kanyang kamay, pagkatapos ay mabilis niyang binasag ang bungo ni Tan Jinye. Sa pagkakataong ito, si Tan Jinye ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makaiwas, at ang kanyang bungo ay nabasag sa isang pagtama, na naging sanhi ng kanyang kalunos-lunos na pagkamatay sa lugar, tulad ni Lan Xian. Whoosh! Matapos patayin si Tan Jinye, ang matalim na tingin ni Dragon Shisan ay bumagsak sa maputlang mukha ni Liu He. Si Liu He ay literal na nabalot ng takot. Nang si Tan Jinye ay pinatay ni Dragon Shisan, ang tanging magagawa niya ay manood. Walang kahit isang pagkakataon para sa kanya na tumulong. Dragon Shisan, mangyaring huwag mo akong patayin, sumuko ako. Ang aming labanan ay nagpapahintulot sa isa na sumuko, sabi ni Liu He sa takot. Kahit anong pride ang taglay niya noon ay naging inutil sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, walang mas mahalaga kaysa sa sariling buhay. Boom! Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Dragon Shisan, at nabasag sa kanya ang nakakatakot na bakal. Ang walang laman ay nabasag pa sa mga piraso mula sa strike na ito, na naging sanhi ng walang limitasyong shockwaves na kumalat sa buong field mula sa club, na naging sanhi ng isang rehiyon ng shockwaves upang ganap na bomb alert kay Liu He. Wala nang ibang pagpipilian si Liu He kundi gawin ang pag-atake. Imposible para sa kanya na maiwasan ito dahil ang kanyang chi ay ganap na nalock sa pamamagitan ng pag-atake ng kalaban. Niloloko mo ba ako, surrender? Tumanggi si Dragon Shisan na bigyan siya ng pagkakataong sumuko, dahil nakakaramdam na siya ng panlulumo sa pagbitaw kay Luo Wanjian. Dahil si Liu He ay miyembro ng Radiant's Immortal Court, walang dahilan para hindi siya patayin matapos siyang makilala. Arg! Sunod-sunod na binasag ni Dragon Shisan ang club ng 3 beses. Ang lakas ng bawat bagsak ay kasing bigat ng milyon-milyong guan. Ang kasalukuyang Iron Cudgel ay hindi bababa sa antas ng isang sovereign weapon. Ang mapanirang kapangyarihan nito ay hindi nasusukat sa kombinasyon ng lakas ng Dragon Shisan. Halos hindi nakuha ni Liu He ang unang 2 magkasunod na strike, ngunit sumuko ang kanyang katawan sa 3 strike. Nagpakawala siya ng nakakaiyak na sigaw at namatay sa ilalim ng yakap ni Dragon Shisan. Si Tan Jinye at Liu He ay parehong namatay sa kamay ni Dragon Shisan sa isang iglap. Sa gitna ng 3, tanging si Luo Wanjian ang nakaalis sa kanyang buhay. Si Luo Wanjian ay nagsuot ng sobrang pangit na ekspresyon. Naroon lamang ang takot na pumukaw sa kanyang puso, habang nasaksihan niya ang kalunos-lunos na pagkamatay ni Tan Jinye at Liu He. Sa kabilang banda, ikinatuwa niya ang pag-atres niya sa oras. Kung hindi, tiyak na patay na siya sa ilalim ng bakal na yakap ng marahas na unggoy. Nagkagulo na naman ang mga tao. Ang mga ekspresyon ng mukha ng marami ay naging sobrang pangit. Bigla nilang napagtanto na ginagamit ng unang henerasyong santo ang Dragon Shisan para pumatay ng iba. Ang mga henyo sa site ay walang pagkakataon laban sa Battle Dragon 8 bilang isang kalaban. Ang mga tao ng Miluo Immortal Court at Radiant's Immortal Court ang pinaka-depress dahil namatay ang mga henyo na mataas ang inaasahan nila. Masyadong walang awa ang Battle Saint 8 na ito. Walang paraan na makalaban nila siya. Alam na ito ng santo. Nakuha na ng Santo Ape ang mana ng Saintess, at dahil sa kanyang nakakatakot na bloodline, nalampasan na ng kanyang mga kakayahan si Lan Xian at ang iba pa. Ito ay isang malaking kawalan sa 3 Immortal Courts. 3 dakilang henyo ang namatay. Tanging si Luo Wanjian lamang ang nakagawa ng pinakamatalinong hakbang, umatras sa pinakakritikal na sandali. Kung hindi, tulad ng iba pang 2, ang kanyang buhay ay kinuha sa pamamagitan ng bakal na cudgel ni Dragon Shisan. Natatakot ako na wala nang ibang maglalakas loob na labanan siya. Ang sinumang hindi third grade great sovereign genius ay mamamatay lamang sa pamamagitan ng pagharap sa Santo Unggoy. Lahat ay namangha. Ang pagkatakot ni Dragon Shisan ay isang kumpletong pagbubukas ng mata para sa kanila. Shit! Una si Jiang Chen, ngayon si Dragon Shisan. Ang 2 bastos na ito ay lumakas ng hindi kapani-paniwala. Dagdag pa, si Jiang Chen at Heavenly Pang Demon Sovereign ay naging sinumpaang magkapatid. Kailan ba tayo maghihiganti? Kami ay dumanas ng matinding pagkalugi. Dapat nating sabihin sa soberanong Panginoon ang tungkol sa nangyari rito sa ating pagbabalik. Hindi namin hahayaang magpahinga ang bagay na ito.
Ang mga eksperto ng Miluo Immortal Court at Radiance Immortal Court ay tila galit at malungkot din. Hindi nila akalain na ang seremonya ay magiging isang trahedya para sa kanila. Ruar, bumalik si Dragon Shisan sa kanyang anyo ng tao, ang kanyang nakakasilaw na mga mata ay nagdulot sa mga tao na hindi tumingin ng diretso sa kanila. Malinaw na naramdaman ni Jiang Chen na nabawasan ang galit sa Dragon Shisan matapos patayin sina Tan Jinye at Liu He, na sa isang paraan, ay isang positibong senyales. Hindi ako makapaniwala na ang Battle Saint Ape ay maaaring maging kalaban ng langit. Inamin ng Blue Wolf Demon Sovereign, na miyembro rin ng Demon Race, na ang kanyang kadugo ay hindi kasing kakaiba ng Dragon Shisan. Sino pa bang gustong lumaban? Gawin na ngayon. Ang udyok ng santo, tila hindi pa nasisiyahan sa dami ng mga pinatay. Niloloko mo ba ako? Pinipilit ba niya kaming mamatay? Sino pa ang lalaban sa santo unggoy na iyon pagkatapos na masaksihan ang pagkamatay ng dalawang iyon? Oo, ang santo na ito ay namatay na ilang taon na ang nakalipas. Bakas lamang ito ng kanyang sama ng loob. Balak niyang gamitin ang Dragon Shisan para ilabas ang kanyang galit. Hindi na tayo mahuhulog ulit. Tama iyan. Tatlong tao na ang namatay. Ang sino mang pipili na harapin ang santo unggoy ngayon ay dapat magkaroon ng malubhang sakit sa pag-iisip. Walang ibang taong hanggal na sumugod ngayon, alam na minamaliit nila ang lakas ng Dragon Shisan, at nabighani ng mga gantimpala. Nakita nila ang motibo ng santo at alam na nila kung gaano kabanggas ang Dragon Shisan. Tanging ang pinakahanggal na tao ang pipiliin na harapin ang santo unggoy. Huo, huo. Nang makitang walang lumalabas para lumaban, ang nakangiting mukha ng santo ay naging malungkot at nanlamig. Ang sama ng loob ay lumabas sa kanyang katawan, na kumalat sa kalangitan sa itaas ng ancestral grave. Higit sa lahat, ang napakalaking ulap ng sama ng loob na ito ay sumugod sa katawan ni Dragon Shisan. Ruar, ang biglaang pagbubuhos ng ganoong dami ng sama ng loob ay nagpang-ingle kay Dragon Shisan ng walang tigil, ang kanyang mga mata ay nagiging itim na tila ang kanyang isip ay nadudurog nito. Hindi maganda, sigaw ni Jiang Chen. Hindi niya inaasahan na magiging agresibo ang santo at mayroon pa rin itong matinding galit. Dahil si Dragon Shisan ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng Saintess, maaari siyang mawala ng malay at maging isang killing machine. Paano ito nangyari? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Heavenly Pang. Kung titignan ang tindi ng sama ng loob, natakot siyang baka mahigit 1,000 buhay ang mapatay para lang mapawi ang uhaw ng santo. Ito ay magiging isang patayan. Tara na, unggoy. Sinulyapan niya ang galit na Dragon Shisan at sinabi. Parehong naalarma sina Jiang Chen at Heavenly Pang dahil alam na alam nila kung ano ang mangyayari pagkatapos umalis ang dalawang iyon. Hindi ito maganda. Sa sandaling umalis ang Saintess dito, lalakas ang kanyang sama ng loob hanggang sa siya ay maging isang nakakatakot na mapaghiganti na espiritu, at ang Dragon Shisan ay magiging isang killing machine na kontrolado niya. Kapag dumating ang oras na iyon, walang kapayapaan sa Immortal World, at ang pagpatay ay walang katapusan. Hindi maganda ang mukha ni Heavenly Pang. Maging siya ay nalilito kung ano ang gagawin sa ganoong sitwasyon. Hindi na niya mapipigilan ang pag-alis ng santo dahil magagalit lamang iyon sa kanya, na inilalagay sa panganib ang buhay ng lahat sa isla. Malaking dilaw. Tumawag si Jiang Chen. Si Big Yellow lang ang naiisip niya sa sandaling ito. Naniniwala siya na malalaman ni Big Yellow, na dating kilalang Great Sovereign Dragon Son, kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Gayunpaman, nang lumingon si Jiang Chen, natuklasan niya na ang Big Yellow, na nasa tabi niya ilang sandali lang ang nakalipas, ay wala saan man. Pagkatapos, sa sandaling ito, isang silweta ang lumitaw sa kalangitan sa harap mismo ng Saintess at Dragon Shisan. Siya ang batang Demon Sovereign Dragon Son. Walang duda tungkol dito. Tumingin sa kanya si Jiang Chen na tigilan, na pagtanto kung tungkol saan ito sa isang iglap. Demon Sovereign Dragon Son. Hay nako, paano naging posible para sa isang sinaunang figure na lumitaw sa harapan natin? Bulalas ni Heavenly Pang. Ang Dragon Son ay isang figure mula sa parehong panahon bilang Immortal Execution King at Great Sovereign Zhang Xian. Ang Heavenly Pang ay isang maliit na ibon pa noong panahong iyon. Demon Sovereign. Narinig ko na ang Demon Sovereign Dragon Son ang nag-abandona sa Saintess ng unang panahon noong taong iyon.
Bulong ni Blue Wolf. Tahimik. Ito ay isang lihim. Walang dapat makaalam tungkol dito. Pinanangkita ni Heavenly Pang si Blue Wolf. Nang inag ang katawan ng santo nang makita ang binata, ang mga mata nito ngayon ay nakatitig sa kanya. Saintess, ilang taon na ba? Bakit hindi mo kayang bitawan? Sabi ng batang Demon Sovereign. Gusto ko lang ng paliwanag, sagot ng santo. Sige, bibigyan kita ng paliwanag. Ang batang Demon Sovereign ay nagpadala ng mga alon ng magulong chi na bumabalot at naghiwalay sa kanila sa paligid. Naglaho sa paningin ang batang Demon Sovereign at ang Saintess, naiwan si Dragon Shisa na nakatayo doon na may blangkong tingin sa kanyang mukha. Tila, si Dragon Shisan ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng santo, at si Jiang Chen ay nasa sakit na makita siyang naging pupay ng iba. Gayunpaman, walang ibang nakapansin kay Dragon Shisan. Lahat sila ay abala sa paghula sa pagkakakilanlan ng kabataan. Sino ang kabataang iyon? Bakit hindi ko siya nakita kanina? Siya ay tila isa pang Demon Sovereign. By the looks of it, kilala rin siya ng Saintess. Maaari bang ang kabataang iyon ay isang figure na kapareho ng henerasyon ng santo? Sino ang nakakaalam? Napakaraming bagay ang nangyari sa paglalakbay na ito. Sa tingin ko lahat tayo ay nahulaan na. Ito ang internal affair ng Demonic Immortal Island. Wala itong kinalaman sa amin. Tama iyan. Hindi natin kailangan panghimasukan sa negosyo nila. Ang Ethereal Immortal Court ay nakaranas na ng matinding pagkatalo. Si Luo Wanjian ay mapalad na nakatakas sa kamatayan. Hindi na tayo pwedeng madamay sa usaping ito. At saka, mas mabuting huwag na nating pukawin ang santo at santo na unggoy na iyon para maiwasang mapatay ang ating mga sarili. Sa kabila ng mga haka-haka nila, walang nakakaalam ng tunay na pagkatao ng kabataan. Pagkatapos ng lahat, ang Demon Sovereign Dragon Son ay isang napakasinaunang figure. Tanging isang senior na tulad ni Heavenly Pang ang nakakilala ng ganoong figure. Noong kasagsagan ng Dragon Son, ang Heavenly Pang ay isa lamang maliit na ibon. Nagpa siya ang mga eksperto ng Immortal Courts na huwag nang makialam sa mga usapin ng Demonic Immortal Island pagkatapos masaksihan ang mga pagpatay kay Dragon Shisan, dahil hindi na nila kayang mawalan pa ng buhay. Umiling si Jiang Chen at ngumiti ng mapait. Nahulaan na niya kung ano ang nangyayari kahit walang paliwanag ni Heavenly Pang. Si Big Yellow pala ang walang pusong tao na tumalikod sa santo ng unang henerasyon. Ipinaliwanag nito kung bakit tila naging abala si Big Yellow nang tumuntong siya sa Ocean Domain. Ipinaliwanag din nito kung bakit ang dami niyang alam tungkol sa Demonic Immortal Island, at kung bakit tinitigan siya ng Saintess nang hindi kumukurap sa sandaling lumitaw siya. Lahat ng kakaibang reaksyon ng Big Yellow ay may katuturan kay Jiang Chen ngayon. Walang nakakaalam kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang iyon sa loob ng magulong chi, ngunit naniniwala si Jiang Chen na ang Big Yellow lamang ang makakalutas sa bagyong ito. Natuwa si Jiang Chen na tumayo si Big Yellow sa sandaling ito. May ilang bagay, lalo na ang sama ng loob, na kailangang lutasin sa madaling panahon. Kapag nalutas na, ito ay makikinabang sa magkabilang panig, at ang santo ay makakapagpahinga sa kapayapaan. Gaya ng sinabi ng santo, paliwanag lang ang gusto niya. Makalipas ang 10 minuto, nawala ang magulong chi. Muling lumitaw ang santo sa kanilang paningin, ngunit ang bata at gwapong Demon Sovereign ay naglaho. Bumalik si Big Yellow sa tabi ni Jiang Chen. Nanatiling tahimik si Jiang Chen ngunit naramdaman niya ang bagong ginhawa mula kay Big Yellow, na parang isang malaking bato ang inalis sa dibdib ni Big Yellow. Tahimik na nakatayo sa langit ang santo. Walang nagsalita. Nagbago ang ekspresyon ng mga mata niya. Sa wakas, tumingin siya sa direksyon ni Big Yellow at ngumiti ng salamat. Nataranta ang lahat, hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Si Jiang Chen, sa kabilang banda ay nakahinga ng maluwag. Tila ang mga sama ng loob ay ganap na nalutas. Nawala ang malaking sama ng loob sa katawan ni Dragon Shisan. Sa ilang pagpikit lang ay nabawi na niya ang kanyang malay. Ang hitsura ng santo ay nagsimulang mahimatay. Progenitor. Yumukod ng malalim si Heavenly Pang sa kumukupas na santo, sumunod ang bawat eksperto sa isla. May mga lumuhad pa. Ang kanilang paggalang sa kanilang mga ninuno ay lampas sa imahinasyon ng mga tao. Mula ngayon, ang posisyon ng santo ay tinanggal at papalitan ng pinili.
Si Dragon Shisan ang magiging unang pinili sa Demonic Immortal Island. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang isla ay uunlad magpakailanman. Umalangaw-ngaw sa buong isla ang malakas at malutong na boses ng santo. Pagkatapos magsalita, tuluyan na siyang nawala. Nawala lahat ng hinanakit sa langit. Naglaho ang liwanag sa itaas ng Black Pagoda. Ang kapayapaan ay naibalik sa isla na parang walang nangyari noon, ngunit ang huling salita ng santo ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa isipan ng mga tao. Ang bawat eksperto sa isla ay nakaramdam ng pagkalumbay dahil alam nilang hindi na muling lilito ang santo. Gayunpaman, nakaramdam din sila ng saya na sa wakas ay natupad na ang kanyang hiling. Kahit nawala siya, wala na siyang pagsisisihan. Yumukaw ng malalim si Dragon Shisan kung saan nawala ang santo. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa Black Pagoda nitong mga nakaraang araw. Upang mabayaran ang kanyang kabaitan, handa siyang manatili sa isla at maging ang pinili. Si Heavenly Pang ay lumundag sa langit sa isang swoosh, tumayo sa harap ni Dragon Shisan at inihayag sa lahat. Mula ngayon, ang posisyon ng Saintess ay papalitan ng Chosen One. Si Dragon Shisan ang magiging kauna-unahang pinili sa Demonic Immortal Island. Ito ang magiging pinakamalaking reforma sa isla dahil hindi pa nagkaroon ng ganoong posisyon maliban sa Saintess. Kung tungkol sa kakayahan ni Dragon Shisan, nakita na ito ng lahat ng malinaw. Ang kanyang Battle Saint 8 bloodline ay sa ngayon, itinuturing na pinakamalakas. Ang gayong figure ay natural na kwalipikadong maging unang pinili sa isla. Pinili, pinili, pinili. Sinimula ng mga eksperto na kantahin ang kanyang pangalan. Hindi nila malilimutan ang mahalagang araw na ito, ang mga huling salita ng santo ng unang panahon. Naniniwala sila sa pangitain ng Saintess na ang Demonic Immortal Island ay uunlad magpakailanman sa ilalim ng pamumuno ni Dragon Shisan. Ito ay kahanga-hanga. Si Jiang Chen ay lubos na natuwa. Lahat ng alalahanin niya ay sumangga. Ang pagiging pinili sa Demonic Immortal Island ay nangangahulugan na ang Dragon Shisan ay may tahanan na ngayon. Hindi bababasa, ito ay mas mahusay kaysa sa paglibot sa mundo. Tinapik ni Jiang Chen ang ulo ni Big Yellow. Tiyak na malaki ang naiambag ni Big Yellow sa biyaheng ito. Hindi lamang nila nailigtas si Tian Lingyo, ngunit tumulong din sa paglutas ng hindi makatwirang pag-ibigan sa pagitan ng mag-asawa, si Jiang Chen ay naging sinumpa ang kapatid ni Heavenly Pang, naligtas si Dragon Shisan mula sa pagiging isang makinang pangpatay. Hindi mahuhulaan ni Heavenly Pang na ang tahimik na Big Yellow ay talagang ang sikat sa mundo na Demon Sovereign Dragon Son. Nalutas ang mga usapin sa Demonic Immortal Island, at si Dragon Shisan ang naging unang pinili. Ang mga dalubhasa ng malalaking kapangyarihan ay bumalik sa kani-kanilang mga tirahan upang magpahinga. Mayroon pa rin silang seremonya ng kasal ni na Xiao Wangqing at Tian Lingyu upang dumalo makalipas ang tatlong araw. Si Jiang Chen, Dragon Shisan at Big Yellow ay bumalik din sa kanilang tirahan. Dahil alam nilang marami silang dapat abutin, nagpunta si Yu Huafan para sa isang pamamasyal sa isla. Unggoy, congratulations! Hindi ko akalain na magkikita kami ulit ng ganito kaga. Higit sa lahat, napakalaking pagbabago ang nangyari sa iyo, nakangiting sabi ni Jiang Chen. Hindi naging madali para sa magkapatid na muling magsama rito. Ito ay ang tulong ng santo na nagpasulong sa akin ng husto. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kaya naman, nangako akong mananatili at maging kanilang pinili, sagot ni Dragon Shisan. Walang masama sa pagiging pinili ng Demonic Immortal Island. Ang islang ito ang pinakamalaking lugar ng pagtitipo ng Demon Race. Hindi nakakahiya ang manatili dito. At saka, kapag nasa isla ka, mas magiging malapit ang relasyon natin sa Demonic Immortal Island. Malaki ang pakinabang sa atin ito dahil marami tayong mga kalaban, sabi ni Jiang Chen. Totoo, tatlong immortal na hukuman ang kinamumuhian tayo hanggang sa kaibuturan. I found it senseless na gusto akong patayin ni Lan Xian at Tan Jinye. Dahil gusto nila ng kamatayan, hindi ako nagpakita ng anumang awa sa kanila. Sabi ni Dragon Shisan, hindi niya intensyon na hayaan silang mabuhay pagkatapos malaman ang kanilang pagkatao. Nag-usap sandali sina Jiang Chen at Dragon Shisan bago itinoon ang kanilang mga mata sa tila nalulumbay na Big Yellow. Matapos malaman ang relasyon ni Big Yellow at ng Saintess, hindi na sila nagtanong tungkol sa pag-uusap ni Big Yellow at ng Saintess.
Wala kayong dapat itanong. Iyon ang dati kong buhay at naging nakaraan na. Ang intensyon ko ay tuparin ang hiling niya. Mabubuhay ako ng sarili kong buhay sa buhay na ito. Ayokong may kinalaman ang mga nakaraan sa buhay ko ngayon. Mula ngayon, hindi na ako Demon Sovereign Dragon Son, sabi ni Big Yellow. Ito ay magandang balita, Big Yellow, sabi ni Dragon Shisan. Tumango si Jiang Chen bilang pagsang-ayon. Ang buhay ng isang tao ngayon ay ganap na isang bagong pagkakakilanlan. Hindi ito magkakaroon ng labis na kaugnayan sa nakaraang buhay. Kung hindi pa nabawi ni Big Yellow ang mga past memories niya, wala siyang pakialam sa mga bagay ng nakaraan. Ang sama ng loob ng Saintess ay dapat ang huling bagay na hindi nalutas sa puso ni Demon Sovereign Dragon Son. Ngayong neresoldo na ito, binigyan ito ng pagkakataon si Big Yellow na bitawan ang kanyang nakaraan at mamuhay ng lubusan sa kanyang kasalukuyang buhay. Sina Jiang Chen at Dragon Shisan ay nagpalitan ng tingin, at nakaramdam ng kasiyahan na ang kanilang kapatid ay nakaalaya mula sa nakaraang pagkakasalubong. Unggoy, pupunta ako sa pag-iisa para makapasok sa namayapang Immortal Venerable na kaharian ngayon. Tulungan akong bantayan ang mga eksperto ng Radiance Immortal Court at Miluo Immortal Court. Dahil patay na sina Tan Jinye at Li He, at marami sa kanilang mga kasama, hindi sila dumalo sa seremonya ng kasal ni Xiao Wangqing dahil sa puot. Kung nalaman mong aalis sila ng isla ng mas maaga sa schedule, ipaalam ka agad sa akin, sabi ni Jiang Chen, bakas ng kalupitan ang sumilay sa kanyang mga mata. Wala ka bang balak na buhayin sila? Madali lang yan. Kailangan mo lamang tumuon sa iyong pag-iisa. Hanggat umalis sila sa isla, lilipol sila ni Big Yellow. Natural na naiintindihan ng Dragon Shisan ang ibig sabihin ni Jiang Chen. Ang kanilang relasyon sa tatlong Immortal Courts ay hindi mapagkakasundo. Dahil nakatagpo sila ng kanilang mga kaaway, hindi na nila hinayaang makabalik silang buhay. Hindi. Ikaw ay naging pinili ng Demonic Immortal Island. Kailangan mong alagaan ang iyong imahe. Ang iyong mga aksyon ay makakaapekto sa reputasyon ng isla. Ito ay mas angkop para sa Big Yellow at ako upang maalis ang mga ito, sabi ni Jiang Chen. Ang katotohanan na si Dragon Shisan ang naging Chosen One ay nangangahulugan na ang Demonic Immortal Island at ang tatlo sa Immortal Courts ay hinding-hindi magkakasundo, gayunpaman, hindi pa ito ang oras para makipagdigma sa kanila si Dragon Shisan. Si Jiang Chen, sa kabilang banda, ay nasa ibang sitwasyon. Bukod sa hindi mapagkakasundo ang relasyon sa pagitan niya at ng tatlong Immortal Court, gusto rin niyang itapon sa kaguluhan ang Fengqi Immortal Court. Sige. Iwan mo sa akin. Hindi sila makakawala sa paningin ko, sabi ni Dragon Shisan bago siya nawala ng may pag-ikot. Bilang pinili ng Demonic Immortal Island, ganap niyang kontrolado ang mga bagay sa isla. Nakakahiya naman kung makakaalis sa isla ang mga ekspertong iyon nang hindi siya natutuklasan. Anak, anong trump card ang kailangan mo para maka-advance sa late Immortal Venerable Realm? Si Big Yellow ay tumingin kay Jiang Chen na may pagtataka. Sa pagkakaalam niya, si Jiang Chen ay nag-advance pa lamang sa Intermediate Immortal Venerable hindi pa nagtagal. Kung walang pambihirang bagay na tutulong sa kanya, magiging mahirap na gumawa ng panibagong tagumpay. Tignan mo ito. Ibinaling ni Jiang Chen ang kanyang palad, ang Divine Blood of Vermilion Bird ay lumitaw sa kanyang palad. Dang! Binigyan ka talaga ni Heavenly Pang ng item na ito. Talagang karapat-dapat kang maging sinumpa ang kapatid niya. Ang mga mata ni Big Yellow ay kumikinang. Sa wakas, alam niya kung bakit sapat ang kumpiyansa ni Jiang Chen na makapasok sa nahuling Immortal Venerable na kaharian. Sa banal na dugong ito, ang pagsulong ni Jiang Chen ay magiging mas madali. Sa isang iglap, lumitaw si Jiang Chen sa 33 palapag ng Ancestral Dragon Pagoda. Ito ang palaging pinakamagandang lugar para makamit ang pag-unlad sa paglilinang. Nakaugalian ng Big Yellow ang tungkulin bilang isang tagapagtanggol. Matapos ayusin ang mga isyu sa pag-ibig sa unang henerasyong santo at magpaalam sa dati niyang babae, muling nagpakita ang masayang Big Yellow. Mula ngayon, hindi na muling iiral ang Dragon Sun Demon Sovereign. Sa loob ng 33 palapag, si Jiang Chen ay hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo. Inilabas niya ang Vermilion Bird Divine Blood at agad itong inubos. Sa kanya, pagkakaroon ng suporta ng kasanayan sa pagbabago ng dragon. Walang bagay sa mundo na hindi niya mapino.
Nakamit ni Zhang Chen ang Intermediate Immortal Venerable Realm hindi pa matagal na ang nakalipas. Sa loob ng kanyang katawan, mayroon ng 1.56 milyong marka ng dragon. Karaniwan, ang pagsulong sa nahuling Immortal Venerable na kaharian sa maikling panahon ay magiging lubhang mahirap. Pagkatapos ng lahat, ang panloob na lakas ni Zhang Chen ay masyadong masigla. Ang bawat pagsulong sa antas ng paglilinang ay magkakahalaga ng malaking enerhiya. Bukod pa rito, ang patuloy na pagsulong sa antas ng paglilinang ay makakaapekto sa kanyang panloob na lakas, na magiging sanhi ng kanyang pundasyon na maging hindi matatag. Kung tutuusin, ito ang pinaka-inaalala niya. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng Vermilion Bird Divine Blood bilang isang tulong para sa pagsulong ay nagpaiba sa mga bagay. Ang dugo ay isang tunay na banal na bagay. Makakatulong ito sa kanya na makapasok sa huling Immortal Venerable Realm nang hindi naaapektuhan ang kanyang panloob na lakas. Bang! Matapos lunukan ang patak ng banal na dugo, isang napakalaking kapangyarihan ang biglang kumalat sa lahat ng kanyang mga paa at buto. Marahil, ang ganitong uri ng barbarous na paraan ng pagpino ay magagawa lamang ni Zhang Chen. Para sa mga ordinaryong tao, kabilang ang lahat ng half-step sovereigns, hindi sila maglalakas loob na direktang ubusin ang buong patak ng dugo ng Vermilion Bird Divine Bird. Ito ay dahil ang marahas na pagsabog ng kapangyarihan ay hindi isang bagay na madaling tiisin. Maliban sa naglalaman ng malaking lakas, ang Vermilion Bird Divine Blood ay naglalaman din ng Divine Flame ng Vermilion Bird. Hindi lahat ay makaka-absorb ng ganitong uri ng Supreme Flame. Gayunpaman, para kay Zhang Chen, hindi ito isang problema. Malakas ang kanyang pisikal na katawan, kaya niya kayang tiisin ang halos anumang bagay, anuman ang tindi ng kapangyarihang pumasok sa kanyang katawan. Bukod dito, wala nang mas mahusay kaysa sa Divine Flame ng Vermilion Bird. Sa kasalukuyan, si Zhang Chen ay nagtataglay na ng apat na uri ng Supreme Flame sa loob ng kanyang katawan. Sa madaling salita, ang kanyang katawan ay may malaking kaligtasan sa apoy. Ang kasanayan sa pagbabago ng dragon. Nagsimulang umikot ng agresibo. Ang kapangyarihan sa loob ng banal na dugo ay mabilis na natanggap ni Zhang Chen. Hindi mabilang na bagong mga marka ng dragon ang nabuo sa kanyang chi si. 1,000 piraso, 2,000, 3,000, 20,000 piraso. Ang bilis ay hindi ka panipaniwala. Sa loob lamang ng ilang minuto, nabuo ang 40,000 piraso ng mga marka ng dragon, na gumawa ng kabuoang 1.6 milyong marka ng dragon sa loob ng kanyang katawan. Ang bilang ng mga dragon mark ay halos ang halaga na kailangan para sa pagsulong sa yumaong Immortal Venerable Realm. Nagliwanag ang mga mata ni Zhang Chen. Ang isang malaking bilang ng mga Immortal Metastones ay napakabaliw na pinino habang ang kanyang antas ng paglilinang ay tumataas patungo sa yumaong Immortal Venerable Realm. Katsa! Iyon ang tunog ng paglusot sa bottleneck ng kanyang Cultivation Realm. Sa sandaling ito, matagumpay na naabot ng antas ng cultivation ni Zhang Chen ang yumaong Immortal Venerable Realm. Sa loob ng kanyang chi si, ang 1.6 milyong marka ng dragon ay parang hindi mabilang na mga itim na dragon na nagngangalit at umiikot sa isang bilog, na ginagawang isang dagat ng mga dragon ang kanyang buong chi si. Ito ay isang hindi pangkaraniwang kahangahangang tanawin. Kung sino man ang makakakita sa kalagayan sa chi si ni Zhang Chen, tiyak na magugulat sila nang nakanganga ang kanilang bibig. Pagkatapos ng matagumpay na pagsulong, ang mga marka ng dragon ay hindi tumigil sa pagtaas. Ang dugong ito ay tunay na nararapat na ituring bilang isang banal na dugo. Noong una, akala ko ang isang patak ng Vermilion Bird ay sapat lamang para maabot ko ang yumaong Immortal Venerable Realm. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na talagang naglalaman ito ng asensya ng Divine Vermilion Bird. Ito ay maraming beses na mas kapaki-pakinabang kumpara sa isang ordinaryong banal na dugo. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, nagagawa kong makabuo man lang ng 130,000 marka ng dragon, kaya agad kong naabot ang rurok ng huli na Immortal Venerable Realm sa isang pagkakataon. Si Zhang Chen ay labis na nasa sabit. Para sa kanya, ito ay talagang isang hindi inaasahang kagalakan. Kung maabot niya ang rurok ng huling Immortal Venerable Realm, isang buhok lang ang layo niya mula sa half-step sovereign realm. Ngayon, naging malinaw na ang intensyon na kinikimkim ng Immortal World. Bukod doon, nariyan ang lahing barbarian bilang kanyang kaaway.
Nang makitang lumalakas ang kanyang mga kalaban ay nadama niya na malinaw na hindi sapat ang kanyang kapangyarihan. Sa makatuwid, ang tanging pag-asa na mayroon siya ay upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Bukod sa kanyang mga alitan sa Immortal Courts, si Zuo Linger ay binihag pa rin ng Barbarian Race. Iyon ay talagang isang bato sa puso ni Jiang Chen na hinding-hindi maaangat hanggat hindi maliligtas si Zuo Linger. Halika, mag-advance tayo ng baliw. Sigaw ni Jiang Chen sa loob ng kanyang puso. Dahil sa epekto ng Vermilion Bird Divine Blood, ang bilang ng mga bagong marka ng dragon ay nagsimulang muling dumami. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang magmadali si Jiang Chen dahil mayroon siyang sapat na oras para sa kanyang pagsulong. Kinailangan siya ng isang oras upang lubos na maunawaan ang kapangyarihan ng banal na dugo. Pagkatapos noon, nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan ni Jiang Chen. Ang bilang ng mga marka ng dragon sa loob ng kanyang katawan ay tumaas sa 1.63 milyon. Siya ngayon ay 20,000 marka na lamang ng dragon ang layo mula sa pagkamit ng kalahating hakbang na Sovereign Realm. Ibig sabihin, ang kanyang cultivation level ay nakarating na sa rurok ng Yumaong Immortal Venerable Realm. Piyak-piyak, tuloy-tuloy ang paglabas ng mga tunog ng paputok mula sa loob ng kanyang katawan. Ito ang tunog ng napakalaking lakas sa loob ng kanyang katawan. Ngayon, para na lang siyang sisidlan na umaapaw sa enerhiya. Kahit na casual niyang ilabas ang kanyang kapangyarihan, patuloy itong agos tulad ng malawak na dagat. Late Immortal Venerable Realm, sa aking kasalukuyang kapangyarihan, hindi magiging mahirap para sa akin na pumatay ng First Grade Great Sovereign Realm. Kung ako ay nasa anyukong dragon, sa palagay ko kaya kung pumatay ng isang dakilang soberano ng ikalawang baitang. Kumpiyansa na kumislap ang mga mata ni Jiang Chen. Ramdam niya ang kapangyarihan sa buong katawan niya, at talagang gusto niya ang pakiramdam. Matapos magawa ang kanyang layunin, hindi agad umalis si Jiang Chen sa Ancestral Dragon Pagoda. Sa kabaligtaran, pinili niyang patuloy na manatili sa liblib na pagmumuni-muni. Kailangan niyang patatagin ang ligaw na kapangyarihan na bagong nakuha upang ganap na patatagin ang kanyang bagong antas ng paglilinang. Bukod doon, ang 33 palapag ay nagkaroon ng kalamangan sa oras. Ang pananatili sa loob ng palapag na ito ng 3 araw ay katumbas lamang ng 1 araw sa labas. Lumipas ang 3 araw sa 1 iglap. Sa wakas ay napatitag ang kapangyarihan ni Jiang Chen. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi na kumilos ng marahas. Hindi lang iyon, na-absorb din niya ang Divine Flame of Vermilion Bird, kaya nagkaroon siya ng 5 uri ng Supreme Flames. Dahan-daang tumayo si Jiang Chen at lumabas sa Ancestral Dragon Pagoda. Madilim na sa labas. Nang makita ang hitsura ni Jiang Chen, agad na tumakbo si Big Yellow papunta sa kanya. Hindi masama, anak. Medyo mabilis ang improvement mo. Sa paghusga sa iyong chi, naniniwala ako na makakamit mo ang kalahating hakbang na Sovereign Realm sa lalong madaling panahon, kumento ni Big Yellow. Manamham, ang Vermilion Bird Divine Blood ay talagang nakakatulong. Marami akong napala sa paglalakbay na ito. Umiti si Jiang Chen. Kung kailangan mong mahanap ang pinakamalaking nanalo sa Demonic Immortal Island, walang alinlangan na si Jiang Chen iyon. Hindi pa banggitin ang malaking improvement sa kanyang cultivation level, siya rin ay naging sinumpa ang kapatid ng Heavenly Pang Demon Sovereign, nalutas ang problema sa pag-ibig para kay Xiao Wangqing, at nakilala si Dragon Shisan na kalaunan ay naging first chosen one of the Demonic Immortal Island. Shua, ito ay sa sandaling ito kapag ang isang baras ng ilaw ay sumilay sa kanila. Tumitaw ang Dragon Shisan sa harap ni na Jiang Chen at Big Yellow. Gusto mo bang umalis ngayon? Tanong ni Jiang Chen. Oo. Ang mga tao mula sa Radiance Immortal Domain at ang Miluo Immortal Domain ay umalis sa isla. Sa kanilang bilis, hindi magtatagal para umalis sila sa Ocean Domain, sagot ni Dragon Shisan. Gaya ng inaasahan ni Jiang Chen, hindi pinili ng mga eksperto mula sa 2 Immortal Court na manatili. Bumalik si Dragon Shisan upang ipaalam kay Jiang Chen ang tungkol sa balita. Alam niyang hindi sila papayag ang umalis ni Jiang Chen nang may kapayapaan. Sige, Big Yellow. Ikaw at ako ay maghihiwalay at harang sa kanila. Tandaan, huwag magpakita ng anumang awa. Walang sinuman sa kanila ang mananatiling buhay, malamig na sabi ni Jiang Chen. Jia Jia, huwag kang mag-alala.
Si Master Dog ay hindi kailanman naging maawain. Isang masasamang tawa ang binigkas ni Big Yellow. Ang mag-set up ng isang ambush sa kanyang mga kaaway ay ang kanyang paborito. How dare you to exclude me from join you? Reklamo ni Dragon Shisan. Unggoy, mas mabuti kang maging isang mabuting pinili. Tinapik ni Jiang Chen ang balikat ni Dragon Shisan bago siya at si Big Yellow ay naging dalawang sinag ng liwanag at naglaho. Bagamat ang natitirang mga kaaway ay makapangyarihang mga henyo, nang wala sina Tan Jinye at Liu He, naging napakadaling gawain na lipulin sila. Ang Big Yellow ay isang peak first grade demon sovereign na may kakayahang labanan ng isang second grade great sovereign, ngunit nakalulungkot, walang ni isang second grade great sovereign sa kanilang mga kaaway. Ang lakas ni Jiang Chen ay tumas din ng husto matapos maabot ang rurok ng huli na Immortal Venerable. Pagkatapos umalis mula sa Demonic Immortal Island, ang mga eksperto ng Radiance Immortal Court at Miluo Immortal Court ay lumipad patungo sa dalawang magkaibang direksyon. Ang kanilang mga mukha ay walang katulad na madilim. Kung alam nila na magdaranas sila ng napakalaking kawalan sa paglalakbay na ito, hindi sana sila dumating. Habang pabalik ang grupo ng mga eksperto sa Miluo sa Immortal World, wala ni isa sa kanila ang nagsalita, ang katahimikan ay lumitaw na medyo mapang-api. Mga Ginoo, hindi magandang tumakas ng ganito. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malamulto na boses na nagpatigil sa lahat ng nasa kanilang landas. Isang sinag ng liwanag ang dumaan sa kanila bago lumitaw sa kanilang harapan na hamarang sa kanilang daraanan sa unahan. Ang kinikita ay tila nasa 25 o 26 na taong gulang lamang at dominante, nakasuot ng puting robe at hindi malinaw ng ngiti sa kanyang napakagandang mukha. Sino kaya siya kung hindi siya si Jiang Chen? Jiang Chen. Ang pagkakita kay Jiang Chen ay nagpasiklab ng galit kay Qin Xuanbing at sa iba pa. Lahat sila ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa matinding puot. Matapos kumpirmahin na walang iba maliban kay Jiang Chen sa nakapalibot na lugar sa pamamagitan ng banal na kahulugan, nakahinga sila ng maluwag sa kanilang puso. Qin Xuanbing, paano ka makakaalis ng ganito? Hindi pa namin na-settle ang mga score namin, cool na sabi ni Jiang Chen. Jiang Chen, huwag mong sabihin sa akin na pumunta ka dito para lang patayin kami, ng personal. Nagsalita si Qin Xuanbing sa patag na tono. Anong mali? Sa tingin mo hindi kita kayang patayin ng mag-isa? Nagkibit-balikat si Jiang Chen at tumingin kay Qin Xuanbing ng may interes. Jiang Chen, hinahangaan ko ang iyong kaibangan, pero sa tingin mo talaga kaya mo kaming harapin ng ikaw lang mag-isa? Dahil pumunta ka rito sa hating gabi para patayin ang iyong sarili, tutulungan ka naming tuparin ang iyong hiling sa kamatayan, sabi ni Qin Xuanbing. Hindi siya nag-aalala kung mayroon lamang Jiang Chen. Kahit wala si Tan Jinye, binigyan ng kanilang lakas, wala silang problema sa pakikitungo kay Jiang Chen. Pagkatapos ng lahat, mayroong apat na first grade great sovereigns, at lahat sila ay mga henyo, samantalang si Jiang Chen ay isa lamang immortal venerable. Bagamat kayang patayin ni Jiang Chen si Li Wan Gai, natitiyak nila na si Jiang Chen ay hindi kapantay ng mga henyong tulad nila. Elder Qin, dumanas kami ng malaking pagkawala sa isla. Ito ay hindi maaaring maging mas mahusay kaysa sa ngayon na ang brat ay dumating dito upang mamatay. Hindi mawawala ng saysay ang ating paglalakbay pagkatapos natin siyang patayin. Isang first grade great sovereign genius ang nagsalita ng may malisyoso. Ang pagmamataas ay palaging isang mahalagang katangian ng isang bihirang henyo. Kailangan nilang aminin na hindi sila kalaban ni Dragon Shisan, ngunit lubos silang kumpiyansa sa pakikipaglaban sa kalahating hakbang na Sovereign Jiang Chen. Bukod dito, ang paglalakbay ay nagbigay sa kanila ng isang malaking dagok. Ito ay hindi kapani-pani walang nakapanlulumo na kailangan nilang umalis sa isla sa isang mahiyain na paraan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Jiang Chen sa kanilang harapan. Siya lang ang tanging mapaglabasan nila ng lahat ng kanilang nasasakal na emosyon. Gayunpaman, tila nakaligtaan nila ang isang mahalagang punto si Jiang Chen ay hindi kailanman gumawa ng mga bagay na hindi niya tiyak. Wala silang pangunawa kay Jiang Chen. Gusto mo akong patayin? Halika na. Ayaw na ni Jiang Chen na mag-aksaya pa ng oras. Ang nakakatakot na mga alon ng enerhiya ay pinakawalan mula sa kanyang katawan na parang tides, at pagkatapos ay naging kanyang hugis dragon, mamamatay tao na hangarin na tumataas sa langit. Ignorante talaga.
Hayaan mo na ako at paalisin siya. Ang first grade great sovereign na nagsalita kanina ay lumundag, at nagsindi ng isang makinang na liwanag na nagpapaliwanag sa kalangitan. Pagkatapos ay naging matalim na nakakasilaw na mga espada at mabilis na sumugod patungo kay Jiang Chen sa mga alon. Slaughter Dragon Seal. Umungol si Jiang Chen at inilunsad ang pinakanakakatakot na selyo. Parang gusto na niyang tapusin ng mabilis ang laban na ito. Isang umuungal na dragon na pamatay na may isang pares ng malamig na tingin ay nabuo. Malakas na pumatay na hangarin, at bakas ng Great Dao ang lumalabas sa kanyang katawan habang ito ay sumusugod patungo sa target nito. Klang, klang, nakabibingi ang mga kalansing at kislap habang ang matalim na liwanag ng espada ay tumama sa sukat ng dragon, gayunpaman ang mga ilaw ng espada ay agad na nabasag pagkatapos ng banggaan. Roar! Hindi bumagal ang Slaughter Dragon. Sa loob lamang ng ilang pagpikit, lumitaw ito sa itaas ng dakilang soberano ng unang Markahan, at binuksan ang kanyang dakilang tiyan. Hindi. Nagulat, napasigaw ang dakilang soberano. Gayunpaman, huli na ang lahat. Bumaba na sa kanya ang kamatayan nang maramdaman niya ito. Walang paraan para makatakas siya sa kapahamakan na ito. Sa huling sandali na ito, noon lang niya napagtanto kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ni Jiang Chen. Hong Long. Nilamon ng Slaughter Dragon ang lalaking iyon sa isang lagok. Pagkatapos, isang napakalaking enerhiya ang sumabog, na nagdulot ng napakalaking alon sa dagat sa ibaba. Tungkol naman sa hen yung kinain, walang natira sa kanyang katawan, maliban sa isang maliit na pool ng dugo na mabilis na tinangay ng tubig sa karagatan. Ano? Napasigaw si Qin Xuanbing at ang iba pa sa gulat. Nawala ang lahat ng kanilang kumpiyansa, bawat isa ay nakatingin kay Jiang Chen na hindi makapaniwala, na para bang ngayon lang sila nakakita ng isang walang katulad na hari ng demonyo. Qin Xuanbing, ayaw mo bang patayin ako? Halika at gawin mo na ngayon, udyok ni Jiang Chen, ang kanyang chi ay pumailang lang sa langit. Ramdam na ngayon ng kanyang mga kalaban ang matinding pressure mula sa kanyang banal na kapangyarihan. Napatulala si Qin Xuanbing. Hindi niya akalain na maaabot ni Jiang Chen ang isang kakilakilabot na lawak sa maikling panahon. Si Jiang Chen ay hindi pa nakakarating sa kaharian ng Immortal Emperor at kailangan pa rin ng proteksyon ni Xiao Wangqing noong una niya itong nakita. Sa oras na iyon, madali niyang maduroj si Jiang Chen, na mahina pa rin tulad ng langgam, gamit ang isang daliri. Masyadong mabilis na nagbago ang sitwasyon. Si Jiang Chen ay naging napakalakas na para makayanan niya. Maging si Li Wangai at ang iba pa ay namatay sa kanyang mga kamay. Kahit isang first grade great sovereign ay pinatay niya sa isang iglap. Walang sino man ang maniniwala dito nang hindi nakikita ng sarili nilang mga mata. Mas lumakas pa siya kaysa sa oras ng birthday ceremony. Napaka-abnormal. Hindi na tayo match sa kanya. Anak ng B-Turk, paano siya lalago ng ganoon kabilis? Tiyak na nakakuha siya ng ilang magagandang regalo mula sa Heavenly Pang Demon Sovereign. Kung hindi, hindi siya mabilis na lumaki. Huli na para magsabi ng kahit ano ngayon. Ang mga henyo ng Miluo Immortal Court ay tila hindi kapani-pani walang nalulumbay. Isang krisis ang dumating sa kanila nang pabalik na sila sa kanilang Immortal Court. Labis kong kinasusuklaman ang aking sarili dahil hindi ko napatay ang maliit na hayop na ito nang mas maaga. Sinubukan ni Qin Xuanbing na umiyak, ngunit nabigo siyang lumuha. Kasalukuyan siyang puno ng pagsisisi. Hinding-hindi mangyayari ang sakuna na ito kung gagawin nila ang pinakamatinding haba para maalis si Jiang Chen. Ang pagmamaliit kay Jiang Chen ay isang malaking pagkakamali. Kahit anong sabihin niya ngayon ay walang kabuluhan dahil nalampasan na ni Jiang Chen ang lahat ng ito. Elder Qin, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng isang lalaki, puno ng takot ang mukha. Isa lang siyang half-step sovereign. Wala siyang pag-aalinlangan na siya ay papatayin kung si Jiang Chen ay dumiretso sa kanya. Tumakbo ka. Habang may buhay, may pag-asa. Kinagat ni Qin Xuanbing ang kanyang mga ngipin. Kaagad, pinunit nilang lahat ang kawalan at tumakas. Wala nang mas mahalaga kaysa manatiling buhay. Dahil sagap sa kanilang lakas, hindi nila kayang harapin si Jiang Chen kahit magsanib puwersa sila. Huwala! Nang sila ay aalis na, ang mga alon ng tubig ay tumaas sa paligid, na bumubuo ng mga kurtina ng likido, at tinataka ng buong kawalan. Isang napakalaking hola ang nilikha ng pinakamatibay na mga hadlang.
imposibleng malampasan ni Qin Xuanbing at ng iba pa ang mga hadlang na ito. Qin Xuanbing, iniisip mo pa rin bang tumakas sa oras na ito? Malamig na sabi ni Jiang Chen. Dahil napagpasyahan niyang alisin ang mga ito, hindi niya kailanman bibigyan ang kanyang mga kaaway ng kahit kaunting pagkakataon na makatakas. Tinatakan niya ang buong larangan ng digmaan gamit ang tubig. Jiang Chen, wala ka bang ililigtas sa buhay namin? Sigaw ni Qin Xuanbing. Siyempre, hindi ako magpapakita ng kahit kititing na awa sa pagpatay sa inyong lahat. Ang layunin ng pagpatay ni Jiang Chen ay tumaas. Ang Heavenly Saint Sword ay nagkatawang tao sa kanyang kamay at hinampas kay Qin Xuanbing. Puchi, nahati sa dalawa ang kawalan. Ganoon din ang napunta sa katawan ni Qin Xuanbing. Ang kanyang katawan ay naputol sa kalahati pagkatapos niyang ilabas ang kanyang huling panagoy at nahulog sa karagatan, ganap na patay. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang espada na parang isang pang-aagayubuhay na side at tatlong panagoy ang narinig. Lahat sila ay half-step sovereign henyo. Sila ay lubos na walang kapangyarihan sa harap ng espada ni Jiang Chen. Gumawa siya ng malinis na pagwalas sa apat na kalaban. Ito ay isang patayan. Hindi man lang makalaban ang mga kalaban. Bilangin ang first grade great sovereign na namatay dati, at si Tan Jinyei na pinatay ni Dragon Shisan, 6-8 sa kanila ay namatay na. Ngayon, 2 eksperto na lang mula sa Miluo Immortal Court ang natitira, na parehong first grade great sovereigns. Sila ay mga kabataang henyo, kilala sa kanilang pagmamataas at kayabangan, ngunit ngayon ay nanginginig na sila sa takot, namumutla ang kanilang mga mukha. Ang espada sa kamay ni Jiang Chen ay nabahira ng dugo, liwanag ng pagpatay na naglalabas mula sa ibabaw ng espada. Ruar! Ang espadang panlaban ay naging dragon, at sinugod ang isa sa kanila sa bilis ng kidlat. Hindi sila binibigyan ni Jiang Chen ng sandali para huminga. Ipagtanggol! Kapwa sila nagtakip ng ngipin. Alam na alam nila na hindi kailanman magpapakita sa kanila ng habag si Jiang Chen kahit na lumuhad sila at humingi ng awa. Kaya, maaari rin silang gumawa ng huling paninindigan bago ang kanilang kamatayan. Sheila, kahit na sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang lakas, sila ay tila napakawalang kapangyarihan, wala man lang binago. Naputol ng espada ang isang braso nila. Si Jiang Chen ay gumawa ng panibagong slash, pinutol ang ulo ng henyo na nawala ng braso bago siya nagkaroon ng pagkakataong mag-react. Umalis ang dugo mula sa bakana na parang bukal, na nagbibigay sa gabi ng kulay ng kalupitan. Laking gulat ng ibang henyo nang makitang napakadaling napatay ng kanyang kasama. Nararamdaman na niya ngayon ang anino ng kamatayan na bumabalot sa kanya, o dapat sabihin na sinira ng lakas ni Jiang Chen ang kanyang kalooban na mabuhay. Nakatayo lang siya doon, tuluyang nakakalimutan na kailangan niyang ipagtanggol ang sarili niya. Puchi, ang espada ay inihampas muli, pinatay ang huling tao. Bumalik ang kalangitan sa kanyang mapayapang kalagayan. Sa kabila ng pagpatay sa 7 tao, nanatiling walang emosyon ang mukha ni Jiang Chen. Ang mga bangkay ng 7 ay inanod na ng agos ng tubig. Hindi rin magtatagal bago kainin ng mga nilalang sa karagatan ang mga labi. Sa kabilang panig, ang Big Yellow ay nangingibabaw din sa sitwasyon, at halos tapos na nang matapos ni Jiang Chen ang kanyang laban. Ruar! Ang katawan ni Big Yellow ay lumaki sa ilang dosenang metro ang laki. Sa kanyang barbaric na anyo, binangga niya ang kanyang hindi masisira na ulo sa ulo ng huling first grade great sovereign. Walang paraan na makayanan ng dakilang soberano ang banggaan na ito. Ang kinahinatnan ay walang alinlangan na isang miserableng tanawin. Hindi man lang makatiis ng suntok. Ito ay hindi mapaghamong sa lahat. Sumanggot si Big Yellow at lumayo. Ang lahat ng mga eksperto ng Radiance Immortal Court ay pinatay niya. Sa pagkakataong ito, kasama ang mga matatanda, mayroong 24 sa kanila mula sa 3 Immortal Courts, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Bukod kay Lan Xian at sa 2 pang namatay sa kamay ni Dragon Shisan, ang iba ay pinatay ni Jiang Chen at Big Yellow. Masasabi ng isa kung paano titindi ng kaganapang ito ang sama ng loob sa pagitan ni Jiang Chen at ng 3 dakilang immortal na hukuman. Magkasama, si Jiang Chen at Big Yellow ay bumalik sa kanilang tirahan. Ang kanilang mga nakangiting mukha ay nagsabi sa isa't isa na ang lahat ay nangyari. Magandang trabaho, Big Yellow.
Nag-thumbs up si Jiang Chen kay Big Yellow. Siyempre naman, ang pagpuksa sa mga hindi gaanong halaga ay isang maliit na bagay lamang. Oh, by the way, hayaan mo akong pumunta sa iyong 33rd level. Gusto ni Master Dog na umasenso sa isang level, sabi ni Big Yellow. Sige, bakas sa mukha ni Jiang Chen ang pagtataka. Natural na natuwa siya na ang Big Yellow ay umaasenso sa 2nd grade Great Sovereign. Nahulaan ni Jiang Chen na ang paglutas ng mga nakaraang sama ng loob ni Big Yellow ay nagpapataas sa kanyang mental na kaharian, kaya't pinapayagan siyang maabot ang 2nd grade Great Sovereign Realm. Ito ay hindi maikakaila na mahusay. Habang lumalakas si Big Yellow, mas matutulungan niya si Jiang Chen, gayunpaman imposible para sa Big Yellow na bumalik sa dati niyang sarili kahit same time na hinihiling iyon ni Jiang Chen. Binuksan ni Jiang Chen ang 33 antas ng pagoda at pinapasok si Big Yellow. Ang mga eksperto ng Miluo at Radiant's Immortal Court ay patay lahat sa karagatan. Wala sa kanilang mga labi ang mahanap, kaya hindi ito makakaapekto sa festive mood ng Demonic Immortal Island. Ang mga tao sa isla ay abala sa paghahanda para sa kasal ni Na Xiao Wangqing at Tian Lingyu. Ang buong isla ay pinalamutian ng mga parol. Tila walang pakialam sa anumang nangyari sa labas ng isla. Kaya naman, ang miserableng pagkamatay ng mga ekspertong iyon ay walang epekto sa kanila. Ang seremonya ay gaganapin pagkaraan ng 3 araw na masyadong mahalaga kina Xiao Wangqing at Tian Lingyu. Alam ng lahat sa isla ang tungkol sa kwento ni Na Xiao Wangqing at Tian Lingyu. Walang alinlangan silang natuwa nang makitang sa wakas ay natupad na ang kanilang pag-ibig pagkatapos ng di mabilang na mga pagsubok at kapigatian. Bilang saintes ng isla at batay sa panuntunan, walang sasang-ayon sa kanyang pagpapakasal sa isang tao, ngunit kung ang taong ito ay si Xiao Wangqing, walang sasalungat sa kanila. Hindi sumuko si Xiao Wangqing sa saintes kahit na matapos ang 300 taon, at itinaya pa ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpasok sa Myriad Wind Platform. Sa kanilang mga puso, mayroon lamang Xiao Wangqing sa mundong ito na kwalipikadong maging manugang ng Heavenly Pang Demon Sovereign, at mayroon lamang Xiao Wangqing na hindi pinaghihigpitan ng panuntunan ng isla. Sa katunayan, nakilala na siya ng karamihan sa kanila. Si Xiao Wangqing ay nakasuot ng malaking pulang damit at ngiting hindi kupas. Kailangang aminin ng isa na ang lalaking ito ay karapat-dapat na maging pinakagwapong lalaki sa mundo, napakagwapo niya kaya walang nang ahas na kaibiganin siya ng madali. Napakaganda rin ni Tian Lingyu. Perfect match sila. Sa wakas, natupad din. Ang hirap, diba, Senior Xiao? Sabi ni Jiang Chen. Nakaramdam siya ng kasiyahan para kay Xiao Wangqing na sa wakas ay naiangat na ang bato sa kanyang puso. Pagkatapos maging manugang ni Heavenly Pang, ang kinabukasan ni Xiao Wangqing ay walang hangganan. Dahil sa daw ng kawalang interes, ang kanyang paglilinang ay nanatiling walang pagbabago sa loob ng 300 taon sa kabila ng kanyang talento, kung hindi ay magiging kasing lakas siya ni Yang Junlong o Heavenly Pang Demon Sovereign. Ngayong natupad na ang kanyang hiling at naalis na ang mga balakid sa kanyang isipan, ang kanyang cultivation base ay uunlad ng mabilis, kumento ni Big Yellow. Mayroon siyang isang pares ng hindi kapani-pani walang tumpak at matalas na mga mata. Para sa kanya, pagkatapos matulog sa 33 antas ng pagoda sa loob ng 90 araw, nakatumbas ng 3 araw sa labas ng mundo, ang kanyang cultivation base ay umabot na sa rurok ng 2nd grade Great Sovereign, na isang hakbang lamang ang layo mula sa 3rd baitang dakilang soberano. Marahil, sa lalong madaling panahon, gagawa siya ng panibagong tagumpay. Pagkatapos ng kasal, tumakbo si Xiao Wangqing sa isang liblib na tuktok ng burol na hinayla si Jiang Chen kasama, ang kanyang kamay ay may hawak na 2 bote ng alak. Pagkatapos, pareho silang naupo sa isang berdeng bato at uminom sa laman ng kanilang puso. Jiang Chen, nakatulong ka sa pagbabago ng buhay ko. Salamat, nakangiting sabi ni Xiao Wangqing, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Huwag kang magsalita ng ganyan, Senior Xiao. Ito ay walang halaga kumpara sa ilang beses na iniligtas mo ang aking buhay. Umiti pabalik si Jiang Chen. Napakahalaga na magkaroon ng kaunting kaibigan sa buong buhay. Nagpapasalamat si Jiang Chen na maaari niyang kaibiganin ang isang tulad ni Xiao Wangqing. Kung hindi dahil sa payo mo, malamang gumagala pa ako na parang matandang manluloko.
Sa pagkakataong ito, handa akong mamatay pagdating ko sa Demonic Immortal Island, at inaasahan ko lang na makita ko ulit ang santo. Binuo mo ang buhay ko. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan mo habang buhay. Mataimtim na sinabi ni Xiao Wangqing. Siya ay isang tao na pinahahalagahan ang mga relasyon at katapatan. Para sa kanya, ito ang pinakamaswerteng bagay na maging kaibigan si Jiang Chen. Kinabukasan, nagpaalam si Jiang Chen kina Heavenly Pang at Xiao Wangqing at bumalik sa Fengqi Immortal Court kasama sina Yu Huafan at Big Yellow. Bumalik sa Dragon Hall, sa palasyo ng Feng Jingyang. Hindi maiwasan ni Feng Jingyang na matigilan habang ikinwento ni Yu Huafan ang lahat ng mga pangyayaring nangyari sa Demonic Immortal Island. Ang sulok ng kanyang bibig ay hindi mapigilan nang marinig niya na si Jiang Chen at Heavenly Pang Demon Sovereign ay naging sinumpaang magkapatid. Galing, bata, tumugon si Feng Jingyang bagamat naramdaman niyang wala nang mas angkop na salita para ilarawan si Jiang Chen. Pinagmasdan ng kanyang mga mata si Jiang Chen mula sa itaas hanggang sa ibaba, at napansin na si Jiang Chen ay sumulong na mula sa Intermediate Immortal Venerable Realm hanggang sa rurok ng Late Immortal Venerable Realm sa loob ng maikling yugtong ito. Ipinaramdam nito sa kanya na ang batang disipulong ito ay higit pa sa langit na kanyang inaasahan. Lahat sila ay dahil sa swerte. Tumawa si Jiang Chen. Mahirap ipaliwanag ang lahat ng mga pangyayaring iyon. Ang elemento ng swerte ay walang alinlangan na pangunahing salik. Kung hindi niya pinagkadalubhasaan ang Great Void Technique at kung hindi nakatanggap ng patnubay si Heavenly Pang mula sa Void Sovereign, hindi sana magiging maayos ang mga bagay-bagay. Dang! Bakit hindi ako kasing swerte mo? Inilibot ni Yu Huafan ang kanyang mga mata at sinabing may bahagyang pagkabigo. Bilang big senior brother ng Dragon Hall at isang sikat na figure sa Immortal Court, bakit hindi siya nagkaroon ng ganoong swerte? Iyon ay dahil hindi ka kasing ganda at birtuod gaya ko, sabi ni Jiang Chen sa seryosong tono. Bastos ka, halos bumulwak si Yu Huafan ng laway sa mukha ni Jiang Chen. Jiang Chen, gumawa ka ng malaking kontribusyon para sa Immortal Court sa pamamagitan ng matagumpay na pagkakaroon ng magandang kaugnayan sa Heavenly Pang Demon Sovereign. Iuulat ko ito sa Sovereign Lord at ibibigay sa iyo ang mga gantimpala na nararapat sa iyo, sabi ni Feng Jingyang, na labis na nasisiyahang tinanggap niya ang disipulong ito. Hindi na kailangan iyon, Guro, dahil nakakuha na ako ng napakalaking benepisyo mula sa paglalakbay, sabi ni Jiang Chen. Totoo ang sinabi niya, bukod dito, hindi niya gusto ang anumang pabor mula sa Star Sovereign mismo. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay ituon ang pansin sa usapin tungkol sa miniature Fengqi World na bubuksan lamang isang beses bawat anim na buwan. Ang mga eksperto sa Immortal Court ay naghahanda na ngayon para sa ekspedisyong ito habang papalapit ito. Kapag nakapasok na si Jiang Chen sa maliit na mundo, kailangan niyang hanapin ang Ancient Shape Bloodline para sa Heaven Sovereign. Kapag naibalik na ang orihinal na cultivation base ng Heaven Sovereign, magbabago ang sitwasyon at ang Immortal Court ay haharap sa isang bagong kaguluhan. Nga pala, Jiang Chen, may kailangan akong pag-usapan sa iyo. Biglang naging seryoso ang tono ni Feng Jingyang. Anong nangyari? Tanong ni Jiang Chen. Nang makita ang ekspresyon ni Feng Jingyang, masasabi na ni Jiang Chen na may nangyari, isang bagay na may kaugnayan sa kanya. Ito ang deklarasyon ng digmaan na natanggap ko 2 araw na ang nakakaraan. Ito ay mula sa Eastern Profound Domain ng Ethereal Immortal Domain. Ito ay partikular na isinulat para sa iyo. Tingnan mo. Kinuha ni Feng Jingyang ang isang gintong sulat at ipinasa ito kay Jiang Chen. Nang marinig na ito ay mula sa Eastern Profound Domain, agad na binuksan ni Jiang Chen ang sulat. Jiang Chen, makalipas ang 3 araw, magkakaroon tayo ng life or death battle sa Genius Prefecture ng Great Shen Empire. Kung tatanggi kang sumama, humanda kang makita ang 10,000 bangkay sa iyong pagbabalik. Nan Bei Chao. Madaling maramdaman ng isang tao ang matalas at brutal na mga salita sa pamamagitan ng mga salitang nakasulat sa liham, at ang sumulat nito ay si Nan Bei Chao. Pa! Nag-flash ang apoy mula sa mga kamay ni Jiang Chen, agad na sinunog ang sulat hanggang abo. Naikuyom ni Jiang Chen ang kanyang mga kamao, naglalabas ng panginginig sa kanyang mga mata. Ang pangalang Nan Bei Chao ay sinusundan na siya sa simula pa lamang, mula sa taong nagkakilala sila sa Qi Province.
Hanggang ngayon, hindi pa rin neresolba ang kanilang alitan. Ngayong determinado na si Nan Bei Chao na ayusin ang mga lumang score, walang dahilan si Jiang Chen para umatras. Jiang Chen, sa pagkakaalam ko, itong Nan Bei Chao ay naka-advance na sa Great Sovereign Realm hindi pa nagtagal. Sa kasalukuyan, ang Great Shen Empire ay nasa ilalim ng kanyang kumpletong kontrol. Ang lahat ng mahahalagang tao ay nakulong, kasama ang iyong asawa, si Yan Chenyu, sabi ni Feng Jingyang. Hong! Ang galit at layuning pumatay ay lumabas sa katawan ni Jiang Chen. Naisip na niya ang kasalukuyang sitwasyon sa Eastern Profound Domain. Siguradong natalo si Yan Chenyu ni Nan Bei Chao, at walang sino man sa Great Shen Empire ang makakatalo sa kanya. Babalik ako sa Great Shen Empire. Nang walang ibang salita, si Jiang Chen ay nagtungo sa labasan ng palasyo. Ayon kay Feng Jingyang, ang liham na ito ay dumating dito 2 araw na ang nakakaraan, ibig sabihin, may 1 araw pa, at ang oras ay mahalaga. Hindi tulad ng anumang ordinaryong eksperto, si Nan Bei Chao ay isang baliw. Hindi magdududa si Jiang Chen na sasaktan ni Nan Bei Chao ang mga tao ng Great Shen Empire kung hindi siya lalabas makalipas ang 3 araw. Kailangan mo ba ng tulong ko, Jiang Chen? Tanong ni Feng Jingyang. Hindi. Ito ay isang bagay sa pagitan niya at sa akin. Personal kong lutesin ito. Kung tutuusin, napakatagal na. Oras na para tapusin ito. Tinanggihan ni Jiang Chen ang alok ni Feng Jingyang. Kailangan siya ang haharap kay Nan Bei Chao na kapareho niya ang iniisip ang pagwawakas sa kanilang alitan minsan at para sa lahat. Kung si Jiang Chen ay humingi ng tulong kay Feng Jingyang upang maalis ang kanyang kaaway, ito ay karaniwang nagpapakita na siya, si Jiang Chen, ay natatakot na harapin si Nan Bei Chao. Kung ito ang kaso, kahit na mapatay si Nan Bei Chao, isang trauma ang may iwan sa kanyang puso, na magiging isang malubhang dagok sa kanyang hinaharap na paglilinang. Junior brother, hayaan mo akong sumama sa iyo. Lumapit si Yu Huafan kay Jiang Chen. Naiintindihan ko ang iyong mabuting hangarin, ngunit kakayanin ko ito sa aking sarili. Nang matapos siyang magsalita, bigla siyang nawala. Bago umalis sa Immortal Court, sinabi niya kay Big Yellow ang tungkol sa balita sa pamamagitan ng Divine Sense. Little Chen, bakit ka nagmamadali? Nakita ni Big Yellow ang hindi magandang tingin sa mukha ni Jiang Chen at nagtanong. Nakatungtong na si Nan Bei Chao sa Great Sovereign Realm. Ang buong Great Shen Empire ay nasa kanyang kontrol ngayon. Buhay o kamatayang labanan niya ako bukas. Dapat tayong magmadali pabalik sa lalong madaling panahon, sabi ni Jiang Chen. Shit! Ang bastos na iyon ay tunay na isang nagtatagal at nakakainis na multo, ngunit totoo na kayong dalawa ay dapat ayusin ang iyong mga marka ng 1 beses at para sa lahat. Gayunpaman, naabot na niya ang First Grade Great Sovereign Realm. Natatakot ako na hindi siya madaling harapin, sabi ni Big Yellow na may bahagyang pag-aalala. Kilalang kilala niya si Jiang Chen. Alam niya na hinding-hindi siya hahayaan ni Jiang Chen na makialam. Ipipilit ni Jiang Chen na lutesin ang bagay mismo. Lalaban ako kahit sigurado ako o hindi. Sa kasalukuyan, ang aking cultivation base ay umabot na sa rurok ng Immortal Venerable Realm, at si Nan Bei Chao ay kamakailan lamang ay umabant sa Great Sovereign Realm. Hindi ako natatakot sa kanya, sabi ni Jiang Chen, puno ng kumpiyansa, dahil sa kanyang kasalukuyang estado. Hindi eksakto. Ang Nan Bei Chao ay hindi katulad ng mga ordinaryong Great Sovereigns. Siya ang reincarnation ng isang Great Sovereign, may mahusay na karanasan at hindi kapani-paniwalang kontrol sa Great Sovereign Law. Sa iyong kasalukuyang lakas, magiging lubhang mahirap para sa iyo na talunin siya. Higit pa rito, mayroon siyang Monarch Sword, isang sandata na kasing lakas ng Immortal Burying Coffin. Nag-aalalang sabi ni Big Yellow. Lalaban ako kahit anong mangyari. Ang layunin ng labanan ni Jiang Chen ay tumaas. Hindi maiiwasan ang kanilang labanan. Ang buhay ng lahat ng eksperto sa Great Shen Empire ay nasa kamay na ni Nan Bei Chao. Si Jiang Chen ay walang ibang pagpipilian. Little Chen, tingnan mo ito. Ibinuko ni Big Yellow ang kanyang bibig at naglabas ng espada. Immortal Execution Sword. Nakilala ni Jiang Chen ang espada. Ito ay ang Natal Sovereign Weapon of Immortal Execution King. Hindi pa ito nakita mula nang ito ay isinama sa Big Yellow. Ang espada ay gintong dilaw. Ang walang hangganang kapangyarihan ng soberano ay inilabas mula rito.
Kung titingnan mula sa chin nito, hindi ito mas mahina kaysa sa Monarch Sword at Immortal Burying Coffin. Ang patuloy na tulong ng aking kadugo ay halos na ibalik ito sa kanyang pinakamataas na estado. Naikinintal ko na rin ang aking kalooban. Ibinibigay ko na sa iyo. Magagawa mong kontrolin ito nang walang pagtutol. Pagdating ng oras, gamitin ang espadang ito para labanan si Nanbei Chao. Iniabot ni Big Yellow ang espada kay Jiang Chen. Hindi tinanggihan ni Jiang Chen ang alok. Habang kinukuha niya ang espada, ang katawan ng espada ay nanginginig at umugang. Nang maramdaman ng nab-alisa na kalooban ng Big Yellow sa loob ng espada ang chi ni Jiang Chen, agad nitong nakilala si Jiang Chen bilang ang may hawak. Ito ay talagang isang walang katulad na mahusay na espada. Hindi napigilan ni Jiang Chen na tumango habang hinahangaan ang espada. Ang Immortal Execution Sword na ito, nakilala sa Immortal World. Talagang-talagang nararapat sa reputasyon nito. Kahit na ang kanyang Heavenly Saint Sword ay tiyak na hindi magiging mas mahina kaysa sa espadang ito sa hinaharap, ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang espada sa sandaling ito ay hindi maliit. At saka, ang kalaban niya sa pagkakataong ito ay si Nanbei Chao, na siyang pinakamalaking kaaway niya sa buhay. Sinadya niyang wakasan ang alitan nila ni Nanbei Chao. Sa madaling salita, ito ay tiyak na isang buhay at kamatayang paghaharap. Habang nasa kanyang mga kamay ang Immortal Execution Sword, naramdaman ni Jiang Chen ang pagtaas ng kumpiyansa. Si Big Yellow at siya ay walang tigil na pinunit ang kawalan gamit ang Great Void Technique na nagbibigay daan sa kanila na makapaglakbay ng milyon-milyong li asterisk sa isang iglap. Sila ay patungo sa Ethereal Immortal Domain. Sa pansamantalang imperial na palasyo ng Feng Chi Immortal Court, nakatayo si Yu Huafan na nakaharap kay Feng Jingyang. Guro, dapat ba nating lihim na tulungan si Junior Brother Jiang Chen? Wika niya sa nag-aalalang tono. Huwag mo na siyang pansinin. Si Jiang Chen ay isang dragon sa ilalim ng langit. Siya ay pinagpala ng malaking swerte na pinipigilan akong makita sa pamamagitan niya. Tsaka isa siyang strong-minded na tao. Dahil si Nanbei Chao ang dati niyang kaaway, naniniwala ako na gusto niya talagang tapusin siya ng mag-isa. Sa makatuwid, maaari rin nating hayaan siyang gawin ito mismo. Sa kabuuan, may tiwala ako sa kanya, sagot ni Feng Jingyan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asa. Bilang isang makapangyarihang eksperto na nakamit na ang 5th grade Great Sovereign Realm pati na rin ang maimpluwensyang master ng Dragon Hall, nakilala niya ang hindi mabilang na mga henyo sa kanyang buhay. Sa lahat, si Jiang Chen lang ang hindi niya makita. Sa katunayan, naisip pa niya na ang pagpayag kay Jiang Chen na makapasok sa Dragon Hall ay ang pinakamatalinong desisyon na nagawa niya sa kanyang buhay. Kung sasabihin niya ang kwento ng Dragon Hall sa hinaharap, tiyak na si Jiang Chen ang magiging alagad na pinagmamalaki niya. Eastern Profound Domain ng Ethereal Immortal Domain. Ang Eastern Profound Domain ay kasalukuyang nakakaranas ng napakalaking kaguluhan. Sa katunayan, mula nang mangyari ang insidente sa Golden Horizon, ang Eastern Profound Domain ay hindi kailanman naging mapayapa. Ang paglitaw ni Jiang Chen ay ganap nang nagulo ang sitwasyon sa domain. Ngunit ngayon, isa pang nilalang na lumalaban sa langit, si Nanbei Chao, ang lumabas mula sa kung saan na nagpalala ng sitwasyon. Hindi nagtagal, ang 11 puwersa ng Eastern Profound Domain ay nabawasan sa 2 malalaking puwersa lamang. Ngayon, mula sa 2, ang nanalo at ang natalo ay napagpasyahan na rin. Isang natatanging kababalaghan ang lumitaw sa pamilya Nanbei. Sa loob ng maikling panahon, ang taong iyon ay pumasok sa Great Sovereign Realm at pinangunahan ang pamilya upang simulan ang pananakop sa buong mundo. Ngayon, ang ibang maimpluwensyang puwersa, ang Great Shen Empire, ay nahulog na sa kanilang mga kamay, na nagpapahintulot sa Nanbei family na magkaroon ng ganap na kontrol sa buong Eastern Profound Domain. Genius Prefecture. Ngayon, ang Genius Prefecture ay ganap na inagaw ng pamilya Nanbei, na naging kanilang base. Ang mga matataas na opisyal ng Great Shen Empire ay nakakulong lahat dito. Sa martial arena ng Genius Prefecture, hindi mabilang na mga kulungan ang nakaayos sa tabi ng bawat isa. Sa ilalim ng nakakapasong araw, ang mga kulungan na gawa sa kakaibang uri ng metal ay kumikinang ng maliwanag. Si Yan Chenyo, Yang Yu, Yang Bufen, ang Old Emperor, Supreme Elder, Yang Zhangqing, Dongfeng Yu.
Lahat ng mga kasama sa listahan ng mga nangungunang tauhan ng Great Shen Empire ay hiwalay na inilagay sa bawat kulungan. Bukod doon, mayroon ding ilang malalaking kulungan na ginamit upang pigilan ang mga disipulo at matatanda ng Genius Prefecture. Ang mga hola na ito ay pinalakas ng mga hindi malalampasan na porma sayon at paghihigpit na mga spell na personal na ipinakalat ni Nanbei Chao mismo. Kahit na ang makapangyarihang mga eksperto sa tuktok ng Immortal Venerable Realm ay hinding-hindi makakaalis sa alinman sa mga kulungang iyon. Gayunpaman, sa mga taong banihag, maliban kay Yan Chenyo, ang iba sa kanila ay mukhang maayos, at ang kanilang chi ay hindi nagbago ng malaki. Ipinakita lamang nito na noong dinala ni Nanbei Chao ang kanyang pamilya at sinimulan ng isang malawakang pag-atake sa Great Shen Empire, hindi talaga siya nakatanggap ng anumang uri ng pagtutol. Walang alinlangan, pagkatapos na matalo si Yan Chenyo ni Nanbei Chao, pinili ng una na sumuko upang protektahan ang Great Shen Empire mula sa pinsala. Sa makatuwid, walang anumang pagdanak ng dugo sa buong pananakop. Sa isang paraan, ang aksyon ni Yan Chenyo ang pinakamatalino. Bagamat ang mga tao ng Great Shen Empire ay naagrabyado sa kanyang desisyon, naisip niya na hanggat sila ay nabubuhay, magagawa nilang bawiin ang dapat na sa kanila. Sabi nga sa kasabihan, habang nananatili ang lunti ang burol, hinding-hindi magkukulang sa panggatong. Sa madaling salita, kumpara sa walang kabuluhang pakikibaka laban sa gayong kakilakilabot na kaaway, mas mahalaga ang manatiling buhay. Bukod dito, ang mas mahalagang kadahilanan na nagudyok sa kanya na sumuko ay ang kanyang paniniwala na ang Great Shen Empire ay hindi pa malipol. Kahit na silang lahat ay naging hamak na mga bilanggo ngayon, hindi pa rin sila mawala ng pag-asa. Sa loob, wala sa kanila ang naghagis ng espongha dahil sa isang tao. Dinala ng taong iyon ang lahat ng kanilang pag-asa. Ang taong iyon ang nagbigay sa kanila ng pananampalataya upang magtiis. Ang taong iniisip nila ay walang iba kundi si Jiang Chen. Noong nakaraan, si Jiang Chen ay lumikha ng mga himala para sa dakilang imperyo ng Chen sa bawat oras. Ang kanyang presensya ay malalim na nakatanim sa puso ng mga tao ng imperyo. Para sa kanila, para lang siyang Diyos, at walang hindi niya kayang lutesin. Ngayon, si Nanbei Chao ay nagdeklara ng digmaan laban kay Jiang Chen sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng isang sulat ng hamon upang maayos ang kanilang alitan minsan at magpakailanman. Naniniwala sila na tiyak na darating si Jiang Chen dahil hindi niya sila iiwan. Iyon ay ang kanilang paniniwala, pati na rin ang kanilang pagtitiwala sa kanya. Sa labas ng martial arena, ang matataas na opisyal ng Nanbei family ay tumingin sa mga kulungan na maayos na nakaayos sa harap nila na may isang nasisiyahang ngiti. Bawat isa sa kanila ay nagniningning ng lubos na kaligayahan, lalo na ang patriarka ng pamilya Nanbei, si Nanbei Taisheng, na masayang tumawa hanggang sa puntong tila imposibleng maikam ang kanyang bibig. Patriarch, kung hindi natin papatayin ang mga presong ito, hindi ba magiging madali para sa kanila? Nagsalita ang isa sa mga matatanda. Sinusubukan mo bang maging matalinong alak? Dahil binigyan sila ni Young Master Chao ng 3 araw bago ang huling labanan, dapat nating tuparin ang ating pangako. Kung gagawin natin ang anumang bagay sa kanila, hindi ba natin masisira ang prestihiyo ni Young Master Chao? Sino ang sisisihin kung magagalit si Young Master Chao? Galit na sulyap ni Nanbei Taisheng sa matanda na kakasalita lang. Patriarch, malapit na ang deadline. Ayon sa kasunduan, mayroon, higit sa 3 oras ang natitira. Gayunpaman, si Jiang Chen ay hindi pa nagpapakita. Sa tingin ko itong si Jiang Chen ay masyadong mahiyain upang ipakita ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, si Young Master Chao ay isa ng makapangyarihang Great Sovereign. Gaano man kalakas si Jiang Chen, ang pagpapakita sa labanan ay nangangahulugan ng paghahanap ng sarili niyang kamatayan. Sa palagay ko hindi siya sapat na hanggal na dumating at mamatay. Hindi ako sang-ayon. Ang mga taong nakakulong ay mahalaga kay Jiang Chen, lalo na kay Yan Chenyo. I bet hinding-hindi sila iiwan ni Jiang Chen. Gayunpaman, kahit na dumating si Jiang Chen, mamamatay lamang siya. Ang Young Master Chao ay ang reincarnation ng Great Sovereign Bat Ian. Paano siya matatalo ng isang hamak na nilalang tulad ni Jiang Chen? Ang lahat ng miyembro ng Nanbei family ay napuno ng kumpiyansa. Ngayon, nadamina na nila ang buong Eastern Profound Domain, na isa katuparan ng kanilang tinatawag na negosyo ng hegemonya.
Natural, lahat sila ay nasa mabuting kalooban. Speaking of Jiang Chen, dati, medyo matatakot pa rin sila sa kanya. Ngunit ngayon, kasama si Young Master Chao sa kanilang tabi, hindi na nila inilagay si Jiang Chen sa kanilang mga mata. Sa kanilang isipan, sa sandaling lumitaw si Jiang Chen, tiyak na ang kanyang kamatayan. Lumibot si Nanbei Taisheng patungo sa gitna ng martial arena, patungo sa hola ni Yang Yu. Hehe, kapatid na Yang Yu, sa palagay ko ay hindi mo man lang pinangarap na balang araw ay mahuhulog ka sa ganoong punto, tama ba? Ang kapalaran ng buong Great Shen Empire ay nasa aking mga kamay. Nasabi ko na sa iyo, diba? Ang aming pamilya Nanbei ay tiyak na mamamahala sa buong Eastern Profound Domain at ako, si Nanbei Taisheng, ang huling tatawa. Inangat ni Nanbei Taisheng ang kanyang ulo habang siya ay nagsasalita, nakaramdam ng labis na kasiyahan sa kanyang sarili. Nanbei Taisheng, huwag kang masyadong masaya. Hindi natin alam kung sino ang huling tatawa, di ba? Malungkot ang mukha ni Yang Yu. Hindi niya itinago ang anumang kititing na puot na kanyang kinikimkim kay Nanbei Taisheng. Oh talaga, Yang Yu, sa tingin mo ba ay darating si Jiang Chen? Hindi siya tanga, alam mo ba? Sa palagay ko naisip na ni Jiang Chen na walang kabuluhan ang pagdating dahil kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya dito. Nang aasar si Nanbei Taisheng na may mapaglarong ekspresyon. Kamatayan. Tila, ang taong maaaring magpadala sa kanya sa impyerno ay hindi pa nagpapakita sa mundong ito. Hindi pa ba siya namumuhay ng maayos kahit tatlong malalaking immortal court ang sumusubok na tugisin siya? Sagot ni Yang Yu. Sobra talaga ang impluensya ni Jiang Chen sa Great Shen Empire. Sa katunayan, si Jiang Chen ay itinuring na bilang isang diyos ng mga tao ng imperyo, kabilang ang emperador ng imperyo. Sa loob-loob, para sa kanila, si Jiang Chen ay isang makapangyarihang nilalang. Ang mga miyembro ng tatlong immortal na hukuman ay hindi nagawang patayin siya, lalo pa si Young Master Chao, na haharap sa kanya ng mag-isa. Hintayin na lang natin. May 3 oras na lang bago ang deadline. Kung hindi lilito si Jiang Chen, lahat kayo ay mapapahamak. Pagdating ng panahon, hinding-hindi ako magpapakatangga sa'yo. Isang malamig na harumph ang pinakawalan ni Nanbei Taisheng. Hinubad niya ang manggas at tumalikod para umalis. Mula sa kanyang pananaw, hindi kailanman lilito si Jiang Chen. Sabagay, masyadong halata na ang sitwasyon sa harap niya. Dahil ang pagpunta dito ay katumbas ng pagpapakamatay sa sarili, walang hanggal na darating. Emperor, sa tingin mo ba ay darating si Young Master Jiang Chen at ililigtas tayo? May nagtanong. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi tayo itatabi ni Little Chen. Alam kong hindi niya gagawin. Kumpiyansa na sumagot si Yang Bufen. Sila ni Jiang Chen ay magkapatid na dumaan sa hirap at ginhawa. Siya ay isang taong lubos na nakakaunawa sa personalidad ni Jiang Chen. Hanggat natanggap ni Jiang Chen ang liham ng hamon, at alam niyang nasa panganib ang Great Shen Empire, tiyak na darating siya kahit na kailangan niyang umakyat sa bundok ng mga espada, o lumubog sa dagat ng apoy. Ang tanging inaalala ko lang ngayon ay baka hindi si Jiang Chen ang kapareha ni Nanbei Chao. Narinig ko na si Young Master Chao ay ang reincarnation ng Great Sovereign Batian. Sa kasalukuyan, nakasulong na siya sa Great Sovereign Realm bago si Jiang Chen. Kahit si Miss Yan ay hindi niya kalaban ngayon. Hindi pa nagtagal simula nang umalis si Jiang Chen sa ating imperyo. Gaano man siya ka ay mahimala, siya, sa pinakadulo, ay uusad lamang sa isang kaharian. Paano niya kaya makakalaban si Young Master Chao? Oo, kung hindi manalo si Jiang Chen laban kay Nanbei Chao, hindi lang tayo ang dapat mamatay sa huli kundi pati siya. Hay, ipaubayan na natin ang ating sarili sa tadhana. Ito ang pinakamahalagang punto na may kinalaman sa buhay at kamatayan ng ating Great Shen Empire. Iniisip ko kung makakagawa pa ba ng milagro si Young Master Jiang sa pagkakataong ito. Habang lumalaganap ang kanilang mga pag-uusap, nagsimulang mapuno ng kawalan ng pag-asa ang mga puso ng iba pang mga bilanggo. Ayon kay Nanbei Taisheng, 3 oras na lang ang natitira. Kung hindi pa rin lilito si Jiang Chen, ito na ang kanilang katapusan. At saka, kahit na dumating si Jiang Chen, marahil ay hindi niya matatalo si Young Master Chao. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa mga lupain ng paglilinang sa pagitan ng dalawa ay magkahiwalay.
Gayunpaman, dahil lahat sila ay mga bilanggo ngayon, ang kapalaran ng Great Shen Empire ay nagsinungaling sa mga kamay ni Jiang Chen. Ang tanging magagawa nila ay magdasal, at sundin ang kanilang mga tadhana. Miss Yan, okay ka lang. Lumipat ang tingin ni Yang Bufen kay Yan Chenyu na nasa tabi niya, at nag-aalalang nagtanong. Sa kanyang pakikipaglaban kay Nan Bei Chao, nagkaroon siya ng malubhang pinsala. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Tiyak na babalik si Kuya Chen. Nagsalita si Yan Chenyu. Mas matigas pa ang tono niya kaysa sa iba. Sa kanyang puso, ni minsan ay hindi sila binaygo ni Jiang Chen. Gaano man kadelikado ang sitwasyon, palaging makakalabas si Jiang Chen sa pinakakritikal na yugto, at iikot ang mesa. Bukod dito, kilalang kilala siya ni Yan Chenyu. Kung may nagpadala ng liham ng hamon sa kanya, maaaring hindi niya isasaisip ang bagay na iyon. Gayunpaman, dahil ito ay ipinadala ni Nan Bei Chao, si Jiang Chen, nang walang pag-aalinlangan, ay magpapakita ng kanyang sarili. Sa buong mundong ito, ang tanging tao na hindi kailanman mapapasailalim ni Jiang Chen ay si Nan Bei Chao. Katulad ng kung paano hindi sumuko si Nan Bei Chao kay Jiang Chen. Sa isang kisap mata, 2 oras ang lumipas. Para sa mga tao ng Great Shen Empire, ito ay literal na isang masakit na paghihintay. Bawat segundong dumaan ay nagpapahirap. Nakatayo na sila sa lugar ng pagbitay, at ilang oras na lang bago sila pinatay. Hanggang sa puntong ito, marami sa kanila ang nawalan na ng pag-asa. Ang ilan sa kanila ay nag-isip na si Jiang Chen ay hindi pupunta dahil kung talagang gusto niya, siya ay nagpakita na noon pa man. Kung tutuusin, halos 3 araw na ang nakalipas mula nang ipadala sa kanya ang letter of challenge. Nang 1 oras na lamang ang natitira bago ang napagkasundo ang oras, ang mga bilanggo sa arena ng militar ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa, at napuno ng kaguluhan ang kapaligiran. Sa sandaling ito na lumitaw ang isang silweta ng isang lalaki sa malawak na kalangitan. Nakasuot siya ng dilaw na damit, at ang makapal niyang buhok ay kulay ginto. Mula ulo hanggang paa, ang kanyang presensya ay nagmula sa isang napakalawak na nangingibabaw na aura. Ang lalaking may gininto ang buhok at nakasuot ng gininto ang damit ay walang iba kundi ang taong kakasulong pa lamang sa First Great Great Sovereign Realm si Nan Bei Chao. Gaya ng inaasahan ni Jiang Chen, kahit na si Nan Bei Chao ay sumulong pa lamang sa First Great Great Sovereign Realm, ang kanyang kahusayan sa Great Sovereign Law ay halos walang kapintasan. Sa katunayan, kahit si Li Wangai at si Qin Xuanbing ay hindi makakalaban sa kanya. Young Master Chao, sa palagay ko, sa tingin ko ay hindi magpapakita si Jiang Chen. Ang sabi ng isa sa mga elder ng Nan Bei family, hindi darating siya kahit anong mangyari. Nagsalita si Nan Bei Chao sa malamig na tono. Ang isang tao ay higit na mauunawaan hindi lamang ng kanilang mga kaibigan, kundi pati na rin ng kanilang mga kaaway. Kahit sa huling segundo, naniniwala pa rin si Nan Bei Chao na tiyak na lilito ang kanyang arch-nemesis, si Jiang Chen. Young Master Chao, paano kung hindi talaga nagpakita si Jiang Chen? Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Tanong ni Nan Bei Taisheng. Kung hindi siya dumating, patayin mo na lang ang lahat ng nandito at wala kang matitira. Ang tono ni Nan Bei Chao ay walang malasakit gaya ng dati. Gayunpaman, ang kasamaan ng kanyang mga salita ay may kakayahang maging sanhi ng kanilang takot mula sa dulo ng kanilang buhok hanggang sa utak ng kanilang mga buto. Wala sa kanila ang nang ahas na pagdudahan si Nan Bei Chao. Ang kanyang tono mismo ay lampas na sa lahat ng pagdududa. Para sa kanila, ito ay isang ganap na paghatol mula sa isang nakatataas na nilalang. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, malinaw sa lahat na kung hindi pa rin lilito si Jiang Chen, ang lugar na ito ay tiyak na gagawing isang katayan, kung saan ang dugo ay umaagos sa lupa tulad ng isang sapa. Ang mga tao ng Great Shen Empire ay nagsimulang manginig sa takot. Hindi mabilang na mga mukha ang namutla habang ang lubos na kawalan ng pag-asa ay sumalakay sa kanilang mga puso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman nila ang kamatayan ng napakalapit. Biglang may nalikhang butas sa isang lugar sa malayong bahagi ng langit. Isang lalaki at isang taong parang aso ang lumitaw. Ang kanilang paglitaw ay nagdulot ng isang mabagsik na bagyo. Umiihip sa hangin ang maitim at maikantab na buhok ng lalaking nakasuot ng puting damit. Mukha siyang walang kapantay na diyos ng digmaan.
Nakakasilaw ang ningning na ibinubugas sa kanyang katawan kaya walang nang ahas na titigan siya ng diretso sa mga mata. Ito ay si Jiang Chen. Dumating siya pagkatapos ng lahat. Oo, dumating na siya. Hindi niya tayo itinapon, ang Great Shen Empire, sa isang tabi. Sa wakas ay dumating na siya para iligtas tayo. Malaki, naligtas na tayo ngayon. Hanggat nandito si Jiang Chen, magiging maayos ang lahat. Ang mukha ng mga bilanggo na nawala ng pag-asa kanina lang ay nagliwanag sa pag-asa at nananabik nang makita nila si Jiang Chen. Ang kanilang mga puso ay agad na napuno ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Bagamat hindi nila alam kung gaano kalakas ang kasalukuyang kapangyarihan ni Jiang Chen, huwag na lang kung matatalo ni Jiang Chen si Nanbei Chao, lahat sila ay may iisang paniniwala sa sandaling lumitaw si Jiang Chen, tiyak na maliligtas sila. Ito ay isang hindi maikakaila na katotohanan na hindi kailanman makikita ni Jiang Chen ang kanilang pagkamatay. Iyon ang kanilang paniniwala, isang bulag na paniniwala. Hindi niya binaygo ang sinuman. Napangiti ang mga labi ni Yang Yu. Alam niyang hindi niya kailanman mahuhusgahan si Jiang Chen. Higit pa rito, sa lahat ng ito, si Jiang Chen ay talagang hindi nagpabeya sa sinuman. Hindi mabilang na beses na niya itong napatunayan sa nakaraan. Naabot na ng kanyang cultivation level ang peak ng late immortal venerable realm. Malamang, isang buhok lang ang layo niya mula sa kalahating hakbang na great sovereign realm. Sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan, kung gagamitin niya ang kanyang anyo ng dragon, tiyak na makakalaban niya si Nanbei Chao. Nagsalita si Yang Bufen na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi lang si Yang Bufen, Yang Yu at ang Old Emperor ang nakakita rin sa napakalaking improvement ni Jiang Chen sa kanyang cultivation base, marami pang ibang immortal venerable realm beings ang nakakakita nito. Ang kasalukuyang cultivation base na mayroon si Jiang Chen, nang walang pag-aalinlangan, ay nagbigay ng tiwala sa Great Qin Empire. Bagamat si Nanbei Chao ay nasa first grade Great Sovereign Realm, ang mga taong tulad ni Jiang Chen ay hindi kailanman matansya sa antas ng cultivation. Magagawa niyang makipagtuo-tuo kay Nanbei Chao kahit na siya ay isang peak na immortal venerable. Jiang Chen, sa wakas nagpakita ka na. Tinitigan ni Nanbei Chao si Jiang Chen at agad na inilabas ang kanyang marahas na layunin sa labanan. Nang bumagsak ang tingin ni Jiang Chen sa mga kulungang iyon, hindi maitago ang galit sa kanyang mga mata, lalo na nang makita niyang nasaktan si Yan Chenyu. Nanbei Chao, nagdulot ka ng pinsala sa mga taong hindi dapat saktan, at ang pamilya Nanbei ay magbabayad ng malaki para sa lahat ng pinsalang idinulot sa Great Qin Empire. Simula ngayon, ikaw at ang pamilya Nanbei ay hindi na iiral. Malakas na sinabi ni Jiang Chen na may nangingibabaw na chi sa loob ng kanyang katawan. Jiang Chen, gusto ko ang kaabangan mo. Oras na para tapusin ang alitan natin ngayon. Gayunpaman, nakakalungkot na ang mamamatay sa huli ay hindi ako, kundi ikaw. Ako, si Nanbei Chao, ay hindi natatalo. Sabi ni Nanbei Chao habang nakatayong tuwid ang kanyang ginintuang buhok, na parabang mga matalim na talam ang tumutusok sa kawalan. Ang pinakahuling labanan ng buhay at kamatayan. Ang katawan ni Jiang Chen ay kumikislap at lumitaw sa itaas ng mga ulap. Nag-transform siya sa kanyang dragon form at nagbukas ng battle arena. Magaling! Kumikislap ang katawan ni Nanbei Chao at nakarating sa arena. Tumayo siya sa tapat ng Jiang Chen. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng makapal, marahas, nangingibabaw na chi. Pagkalipas ng napakaraming taon, ang pares na ito ng Arch Nemesis sa wakas ay tumayo sa tugatog ng Immortal World para sa isang tunay at huling showdown. Sa pagkakataong ito, ito ay magiging isang tunay na deathmatch. Pagkatapos ng araw na ito, isa na lang ang mananatili sa pagitan ni na Jiang Chen at Nanbei Chao sa Immortal World. Pareho silang may iniisip, at ito rin ang kanilang layunin. Wala silang kahit kititing na takot at hindi na takot, anuman ang anuman, kahit na sila ay mamatay sa kamay ng kanilang kalaban. Jiang Chen, ang iyong paglaki ay talagang nagulat sa akin. Nakakaawa at hindi sapat na ipaglaban mo ako gamit ang iyong Immortal Venerable Cultivation Base gayunpaman. Ang aking pamamaraan ay hindi isang bagay na maaari mong isipin. Isa sa mga hiling ko ay matutupad kapag napatay na kita ngayon. Mayabang na sinabi ni Nanbei Chao, hindi nito minamaliit si Jiang Chen. Ang kanyang likas na pagmamataas ang siyang bumuo sa kanyang pinakamataas na pangangibabaw.
Sa kabaligtaran, si Jiang Chen ay matagal nang naging isang pag-iral na pinapahalagahan ni Nan Bei Chao. Sa kanyang isip, ang presensya ni Jiang Chen ay nalampasan pa si Empress Nine Yin. Kung hindi, hindi sana personal na naihatid ni Nan Bei Chao si Jiang Chen ng hamon at naghintay dito ng 3 araw. Sa loob ng buong Immortal World, marahil ang tanging tao na ituturing ni Nan Bei Chao nang may malaking kahalagahan ay si Jiang Chen. Nan Bei Chao, sawang-sawa na ako sa mga binibitawan mong salita, sapat na ang tagal ko nang narinig. Bakit hindi natin hayaan ang mga kamao natin ang magsalita? Ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Jiang Chen. Sapat na sa kanya ang kalokohan ni Nan Bei Chao. Hindi na kailangan ng ganoong karumihan sa pagitan niya at ni Nan Bei Chao dahil wala itong anumang kahalagahan. Ruar! Gumalaw si Jiang Chen at isang dagandong ng dragon ang yumanig sa kalangitan. Ang True Dragon Palm ay bumangga patungo sa Nan Bei Chao na parabang ito ay isang blood-piercing blood barrier. Malinaw na nagkaroon ng bahagyang pagbabago ang mga mata ni Nan Bei Chao matapos niyang maramdaman ang lakas ni Jiang Chen na nagmumula sa pag-atake. Ito ay dahil ang lakas na pinalabas ni Jiang Chen ay hindi katumbas ng kanyang cultivation base. Sa katunayan, si Jiang Chen ay isa lamang late na immortal venerable ngunit nakapagpakita ng napakalaking kapangyarihan na sapat na malakas upang labanan ang kanyang sarili. Ito ay isang bagay na higit pa o hindi gaanong nagdulot ng isang suntok sa kanyang pagmamataas. Hindi tanga si Nan Bei Chao. Malinaw sa kanya na imposible para sa isang yumaong immortal venerable na magkaroon ng ganoong nakakatakot na lakas. Tanging mula sa pananaw na ito, naramdaman niyang mas mababa siya kay Jiang Chen. Ang pakiramdam ng pagiging mababa sa iba ay nagdulot kay Nan Bei Chao na labis na hindi komportable. Sa pagharap sa ganoong sitwasyon, isa lang ang dapat gawin ni Nan Bei Chao, at iyon ay ang gamitin ang kanyang pinakamalakas na pamamaraan upang sirain ang kanyang kalaban, na naging dahilan upang mamatay ang kalaban sa pinakatrahedya na paraan na posible. Noon lamang niya ganap na maipagtatanggol ang kanyang dignidad. Boom! Kumilos din si Nan Bei Chao. Isang gintong eskarlata na kamao na katulad ng isang bundok ang nakipagsagupaan laban sa pulang dugong dragon claw ni Jiang Chen. Sa isang iglap, ang marahas na sagupaan ng enerhiya ay naging sanhi ng pagkawasak ng walang laman. Ang ganyang pag-aalsa, kahit na ang isang arena ay binuksan sa itaas ng kalangitan, ang pressure na dulot ng sagupaan sa pagitan ng dalawa ay naging sanhi ng labis na hindi komportable na pakiramdam ng mga manunood. Rumble! Sa nakaraang banggaan lang, agad na ipinakita ni Jiang Chen ang 5 Elemental Dragon Seal, samantalang si Nan Bei Chao ang gumanap ng Wisdom King Fist. Pareho silang magkaparehas, at naging mahigpit ang labanan nang magkaharap sila. Narating ni Nan Bei Chao ang Great Sovereign Realm, at ang kanyang mga diskarte ay makapangyarihan. Samantalang si Jiang Chen, na nasa rurok ng huli na Immortal Venerable Realm, ay may lakas na makipagsabayan kay Nan Bei Chao, gamit ang kanyang Dragon Form at ang True Dragon Battle Skill, na sinamahan ng tulong ng Great Void Technique at Great Heaven Derivation Technique. Kahit papaano mula sa aspetong ito, magkadikit na sila sa isa't isa. Sa kasalukuyang lakas ni Jiang Chen, madali niyang mapatay ang isang karaniwang First Grade Great Sovereign ng madali. Gayunpaman, malayo sa karaniwan ang Nan Bei Chao. Namutla ang ekspresyon ng madla sa ibaba. Isang marahas na labanang tulad nito ang hindi pa nila nasaksihan. Ang bawat isa sa kanila ay nasa gilid, at hindi nila maalis ang kanilang mga mata sa labanan. Ang mga tao ng Great Qin Empire at ang Nan Bei family ay natigil sa labanan, dahil hindi nila ito maaaring baliwalain, alam ng lahat na ang kanilang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa pagtatapos ng labanang ito. Kung matalo si Jiang Chen, ang Great Qin Empire ay haharap sa pagkalipol, samantalang kung matalo si Nan Bei Chao, ang pamilya Nan Bei ay haharap sa mapait na wakas. Patriarch, dumating talaga si Jiang Chen. Ang taong ito ay tunay na isang halimaw, nakakakuha ng napakalaking pagpapabuti sa tuwing siya ay lilito. Talagang bihirang makakita ng yumaong Immortal Venerable Realm Expert na makikipagtuo-tuto kay Young Master Chao. Ang isang elder ng pamilya Nan Bei ay hindi napigil ang mapabuntong hininga habang tinitingnan niya ang matinding labanan na nagaganap sa itaas ng kalangitan. Kahit na nag-aatubili siya, kailangan niyang kilalanin ang lakas ni Jiang Chen. Hypothetically, hindi hahawak ng kandila si Nan Bei Chao laban kay Jiang Chen, kung ang cultivation base ni Jiang Chen ay kapantay ng Nan Bei Chao.
Hindi mahalaga. Ang mga diskarte ni Young Master Chow ay hindi isang bagay na mauunawaan mo at sa akin. Hindi pa rin niya ginagamit ang Monarch Sword. Si Jiang Chen ay mamamatay ngayon nang walang pag-aalinlangan. Ito ay isang hindi maikakaila na katotohanan. Kailangan lang nating maghintay at tingnan. Sabi ni Nanbei Taisheng ng buong kumpiyansa. Ang pamilya Nanbei ay nagkaroon din ng parehong bulag na kumpiyansa kay Nanbei Chow. Ang reincarnated na katawan ng Great Sovereign Batian ay nagbigay sa kanila ng matinding kumpiyansa. Para naman sa Great Shen Empire, labis silang nasa sabik nang makita nila si Jiang Chen na nakikipagsabayan kay Nanbei Chow. Nakakamangha talaga, si Young Master Jiang Chen ay naging mas nakakatakot. Upang makalaban sa isang dakilang soberano habang nasa yumaong Immortal Venerable Realm. Siya ang pinakahenyo na lumalaban sa langit na nakita ko. Siyempre, nasabi ko na, magiging ligtas tayo, hanggat nandito si Jiang Chen. Sa kabila ng kanilang pagtitiwala, marami sa mga tao ng Great Shen Empire ay napuno pa rin ng pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ni Jiang Chen ay hindi isang normal na Zhou. Iyan ang reincarnation ng Great Sovereign Batian, at tiyak na hindi madaling talunin. Maaaring magkaparehas sila sa ngayon, hindi pa rin tiyak ang resulta ng labanan. Ang taong tulad ni Nanbei Chow ay dapat magkaroon ng maraming trompeta. Kakasimula pa lang ng labanan, at hindi pa niya naipapakita ang mga card na iyon.